Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. May mga pangarap na mahirap abutin, may pag-ibig na umuusbong, gaano man kalayo at katayog. Ngunit pilitin mang iwasan ay mararamdaman pa rin. Masasaktan kahit wala ka namang karapatan upang maramdaman ito. Isabel Marie Lopez, isang dalaga na sa murang edad, nakaramdam na matinding pag-ibig para kay Lexon Anton Cordova. Hindi niya alam kung paano nagsimula at nauwi sa isang pag-ibig. Minahal niya ito mula sa malayo, kahit ang katotohanan na malapit na itong ikasal, hanggang isang gabi na makapiling niya ito na siyang bumago sa kanyang buhay. Narito ang unang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Umuwi ka na, Isabel, nang maigayak mo na ang gamit mo. Iyang allowance mo, ingatan mo ha. Ipapadala ko na lang sa kapatid mo iyong para sa isang buwan. Pagbutihin mo ang pag-review mo, para isang take lang, CPA ka na kaagad. Bilang sa kanya ng amang si Mang Pablo. Sige po, Papa. Salamat din, sagot ni Isabel at nagmano siya rito at tumalikod na. Paglabas ng itire nila ay nakita niya ang maraming sasakyan na nakaparada. May tuwang gumapang sa puso niya kahit naman nagsulputan na ang iba't ibang karinderya sa highway na iyon. Dinudumog pa rin ang pwesto nila. Kahit anong oras ay palaging maraming customers sa kanila. Sa tapat at mayroong ding karaoke bar. Yung mga customers na gustong maglasing ay doon nagpupunta. Nasa kainitan pa lang ng gabi, napupuno ang paligid ng ingay ng kumakanta doon. Napasimangot si Isabel. Maganda sana ang piyesa, kaso sintunado naman ang kumakanta. Tinungo na niya ang direksyon pauwi sa walking distance lamang ng kanilang bahay. At kahit sa lampas na alas 12 ng hating gabi, payapa ang loob ni Isabel na maglakad kahit nag-iisa. Tahimik naman ang kanilang lugar. Ilang metro patungo sa kantong lilikuan niya ay napansin niya ang isang klase ng ingay. Bigla ay bumagal ang kanyang mga hakbang at halos tumigil na makilala ang sasakyang nakahimpil. Kay Anton ang pick-up na iyon at dahil bukas na bukas ang mga bintana, madali niyang nasilip kung sino ang nasa loob. Sina Anton at Karen. Tila nag-aaway ang dalawa. Kung tungkol saan ay hindi niya maunawaan. Basta nakikita niya ang ekspresyon ni Karen na tila nakikipagtalo kay Anton na nakasandig ang ulo sa headrest ng driver seat. Ang kaliwang braso nito ay nakapatong sa bukas na windshield. Sa punang kamay ang ulo na hindi niya alam kung sumasakit dahil sa mainit na diskusyon ng mga ito. Pero hindi na siya makahakbang upang makalapit pa. Kapag ginawa niya iyon, ay mapapansin ng mga iyon ang kanyang presensya. Nakatingin siya sa mga ito subalit wala ang interes sa kung anumang pinagtatalunan. Sa halip ay pananaghili ang nasa dibdib niya. Bakit hindi? Si Anton ang lalaking pinapangarap ng higit sa kalahati ng kababaihan sa kanilang lugar. Mula pa noong high school siya, ay ito na ang crush niya. 7 taong marahil ang agwat nito sa kanya, sapagkat ganoon din ang agwat nila ng kanyang kuya Julian, na siyang kabatch nito noong high school. Sikat si Anton dahil isa ito sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Mabait at may mababang loob. Star player ito ng basketball tuwing may paliga sa kanilang bayan. Bagamat palagi ay may nakahandang ngiti sa mga labi nito sa bawat nakakasalubong, iisa lang naman ang talagang pinag-uukulan nito ng pansin, si Karen. Tila natatak na balang araw ay ang dalawa ang magkakatuluyan. Kalat na kalat sa buong lugar at pag-aproba ng kani-kanilang mga magulang sa kanilang relasyon. Lumuwas si Karen upang magkolehiyo sa Holy Spirit. Si Anton naman sa lugar nila nag-aaral. Subalit kada same break at summer vacation, ordinary na magkasama ang dalawa. Kung kailan ang kasal ay siyang inaabangan ng mga taga roon. Lalo ngayon,
kapwa may pinag-aralan na at nasa hustong edad na. Kapag si Karen ang tinatanong, ang sagot nito, "Hindi pa naman ako inaaya ni Anton," ang sagot nito. "Nag-iipon pa ako para sa kinabukasan namin." Ganoon naman ang palaging sagot ni Anton. She had an intense crush on him at kung posible na mauwi sa isang pag-ibig ang crush, masasabi niyang na in love na siya kay Anton. Kaya naman kapag tungkol sa pagpapakasal ng dalawa ang pinag-uusapan, anhin na lamang niyang isara ang magkabilang tenga. Lihim siyang nasasaktan kapag naririnig ang tungkol doon. Ang pakiramdam niya, suntok sa buwan ang pangarap niya na mapansin ni Anton, ay lalo nang mawawala ng pag-asa oras na magpakasal ang dalawa. Napapitlag si Isabel ng pasalyang buksan ni Karen ang pinto sa tapat nito. Sa kapabalipag ding isinira iyon, saka halos magmartsyang lumayo. Mabilis siyang kumubli sa katapat na puno nang makitang papunta sa kanya ang direksyon ng lakad nito. Mayroon kung anong binubulong si Karen. Subalit dahil mas concerned siya sa huwag nitong makita, ay hindi niya iyon nauunawaan. Pinigil niya ang paghinga na mismong mapatapat sa kanya si Karen. Halos hindi maipinta ang mukha nito. Aninag ni Isabel ang pagsimangot nito, buhat sa malamlam na liwanag ng street light. "Iinom-inom, hindi naman kaya," ungol nito. "Tapos ako ang kukulitin, buwisit," galit na wika nito. Nakasunod ang tanaw niya rito hanggang sa ganap na mawala sa pagitan ng mga truck ng mga biyahera. Nilingan niya ang pick-up ni Anton. Inaabangan niyang bumaba doon ang binata at sundan si Karen. Subalit tila walang balak iyong tuminag. Minsan pa ay tinatanaw niya ang tinungo ni Karen. Kung saan ito nagpunta ay wala siyang idea. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Isabel bago lumabas sa pinagkukublihan. Hindi niya alam kung bakit tila aahon sa lalamunan ang kanyang puso sa labis na kaba at tila lalong lumalakas ang kabog niyon nang maging malinaw sa paningin niya ang anyo ni Anton. Nakasubsob ito sa manibela. Kung iginupo ng antok o alak ay hindi niya alam. Walang wala sa anyo nito na may interes upang sundan ang kasintahan. Parang namimitig ang mga paa ni Isabel na sa tapat na siya ni Anton at tanging ang pinto ng pick-up ang humaharang sa kanila. Tila wala naman itong malay sa paglapit niya. Napatitig siya sa ritmo ng paghinga nito. Malakas ang tibok ng puso niya para sa tanging lalaki na may espesyal na lugar na sa kanyang puso at may palagay siyang puso na mismo niya ang nagdikta sa ibang bahagi ng kanyang katawan upang abutin ito. Dumantay ang palad niya sa balikat nito. She felt his muscles flex, ngunit hindi man lang ito nag-angat ng ulo. "Anton," halos paanas na tawag ni Isabel. Kung paano nagdaan sa lalamunan niya ang tinig na iyon ay isang malaking pagtataka sa kanya. Parang hindi niya kilala ang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan. Kasabay ng banayad na pagyugyug niya sa balikat ni Anton ay siya namang pagkilos nito. May isang sandaling ninais niyang umatras at lumayo para noon lamang narehistro sa pandaman niya ang katawan nitong nangangamoy alkohol. Tama ang narinig niya kay Karen. Lasing nga si Anton. "You," paungol na sabi ni Anton. Saka inabot ang braso niya. Dinala iyon sa mga labi at hinalikan. Tila may dumakot sa lalamunan ni Isabel at hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung dahil iyon sa kagiyat na takot na nadama niya para kay Anton o dahil sa panghas na halik nito. The kiss was so intense at sa kagaya niyang salat sa karanasan, tila nakakatakot ang pakiramdam na dulot niyon. "Anton," bumakas ang pagtutol at takot sa tinig niya. Binawi niya ang braso at lalayo sana, subalit mas mabilis ang kilos ni Anton. Hinayaan lamang nito na mabawi niya ang kamay upang malaya nitong mabuksan ang pintuan. Hinila siya nito papasok sa loob. Her mind was screaming in panic, subalit hindi niyon magawang utusan ang kanyang lalamunan upang mapaalpas ang sigaw na iyon. Sa halip, natikumpang lalo ang bibig niya nang maramdaman ang pagyakap ni Anton sa kanyang baywang. Bumagsak siya sa mismong kandungan nito. Gusto niyang magpumiklas, subalit tila nawala ang lakas ang kanyang katawan. Parang nilamon
higit na makapangyarihang sistema ang anumang lakas na mayroon siya. Sa isang idlap ay niyakap siya ni Anton, tila tinangay na ng hangin ang anumang rason sa utak niya. He kissed her hard and rugged. May init at amoy alak, at bagaman may takot pang natitira sa kanya, ay tila kay dalirin iyong naglaho. The moment he slid his tongue between her lips, all her senses were awake. Ang namayani sa kanya ay isang uri ng pagdiriwang. Sa wakas, nagkaroon din ng katuparan ang lihim niyang pantasya. Anton was with her and she was with him. Kasabay na mas malalim na halik ni Anton ay ang panghas nito sa ibang parte ng kanyang katawan. Every nerve ending of her became sensitive to his touch, at maya-maya lang ay nagsagawa na rin siya ng sariling eksplorasyon. Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niyang pagdama sa katawan nito. Instinct niya ang nagdidikta kung ano ang gagawin, at may palagay siyang nasisiyahan naman si Anton sa ginagawa niya. He was groaning his pleasure. Kung paano sila nalipat sa likurang upuan ay hindi na niya matandaan. Tila bigla na lang ay naramdaman niyang mas malayang nakakakilos ang kanilang katawan. Anton was touching her all over, nagsisindi ng apoy sa mga bahagi ng katawan niyang tila ba hindi pa sapat ang pagdiringas ng mga mitsa, at ang mga kamay naman niya ay iginigiyan nito upang lalo pa niya itong madama. She felt warm and feverish. She knew she was making a giant leap from reality to adventure. Pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay kapiling niya si Anton. Physical pain filled her being the moment he entered her. It felt like Anton was branding her as his own. Subalit hanggang sa physical lamang ang sakit, her heart felt pure pleasure. Buong-buo ang puso niyang ipagkaloob kay Anton ang sarili. Maging si Anton ay waring hindi inaasahan iyon. He opened his eyes at sinapo ang magkabila niyang pisngi. Hinagod siya nito ng tingin bago direktang tumingin sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung pagtatanong ang naroroon o pagtataka. Then he closed his eyes again. For some stilled moments, nanatili silang ganoon lang. Natural na pintig ng kanilang mga katawan ang kapwa nila na darama. At pagkuway, naramdaman niyang hinanap nito ang kanyang mga labi. He kissed her in the gentlest manner. A while later, she felt him moving inside her. It seems like the greatest of life experience. Hindi niya alam kung kailan natapos ang kirot at kung kailan naman nagsimula ang iba yung ginhawa. Suddenly, all she was feeling was intense pleasure. And so was Anton. He was strong and terrifying. Parang kaya nilang gibain ang kinalalagyan sa labis na intensidad. "Karen," he whispered. Pinanlakihan ng mga mata si Isabel, higit sa pisikal na sakit. Tago sa kaluluwa ang sugat na nilikha sa kanya ni Anton ng mga sandaling iyon. Nadurog ang puso niya at nagmulat siya sa katotohanan na panandalian niyang nakalimutan dahil sa init ng katawan at dahil nagpadala siya sa kanyang nararamdaman. "Isabel, ako na muna dito sa kaha," wika sa kanya ni Eva. Dumarami na ang tao. Tumango siya at kumilos na rin. Alam niyang ibig sabihin ng kapatid. Kailangan niyang tumulong sa dalawang waitress ng kanilang eatery. 24 oras na bukas ang Mang Pablo's at nagsisimula ang pagdating ng mga parokyano bandang alas 3:30 na madaling araw. Kanya-kanya ng kategorya sa bawat oras. Kapag ganoon, pawang nagkakapi ang kanilang mga customers. At kapag nagsimulang sumikat ang araw, pawang almusal naman ang kanilang isisilbi. Marami na silang sukeng biyahera. Ang iba ay halos kasintanda na siguro ng kanilang eatery. At marami rin naman ang mga tagaroon lang sa kanila. Iyong bago tunguhin ang bakahan ay hihinto muna sa kanila. They had a strategic place, ika nga ng mga professional. Mula sa mga biyahera hanggang sa mga sosyal na tao at politiko ay nagagawi sa kanilang lugar. Disente naman kasi ang Mang Pablo's. Hindi sila nagsiserve ng alcoholic drinks para iwas na rin sa gulo. Hawak ang ballpen at pad ay lumapit si Isabel sa kadarating na grupo ng mga customers. "Ano po ang sa inyo?" tanong niya sa mga ito. "Kaping barako, walang asukal ha." "Ako, yung instant. Lagyan mo na maraming gatas.
saka ipagluto mo kami ng pansit bihon gisado, iyong pang-apat katao. Inulit niya ang mga ito, ang in-order bago tumalikod, papunta sa kitchen upang ibigay sa cook ang order ng mga ito, nang mapansin niya ang panibagong customers na bumungad sa entrada. Isang tingin pa lang sa bagong dating ay alam na niya kung sino ito. Hindi kayang burahin ng lumipas na 5 taon ang espesyal na alaala niya sa naturang lalaki. Not ever when she had the living memory of him. Miss, kaway sa kanya ng bagong dating na mabilis na umupo sa pandalawahang mesa. Pahinging kape, yung matapang walang asukal. Sabi na agad nito, hindi pa man siya gaano nakakalapit. Instant ba ang iyong kape o iyong nilaga? Pakiramdam niya ay mayroong hinahalong buhangin sa lalamunan niya nang magsalita siya. Ipinako niya ang hawak na papel sa tingin, gayong kahit na marahil matisod siya, ay hindi naman niya malilimutan ang order nito. Parang nais niyang magsisi. Naisip niyang mabuti pa siguro na tumango na lamang siya at iniwan na ito. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang sinipat siya nito ng tingin. Pinikil niyang paalpasin ang isang paghinga. Tuloy ay tila naipong lahat iyon sa kanyang lalamunan at ramdam niya ang sariling sistema na nagnanais na maluwag na makalanghap ng hangin. Bago ka rito, miss? Tanong ng lalaki. Extra lang. Matipid na sagot niya at ura mismo. Natapos ang pagsagot na iyon ay tinapos na rin niya ang mabilis na pagsulyap dito. Sige, kaping bara ko nga pala ang gusto ko, wika ni Anton. Sandali lang ho, aniya at mabilis nang tumalikod si Isabel. Take your time, sweetheart. Iyon ang salitang sinabi ni Anton sa sarili habang sinusundan ng tingin ang waitress na tumalikod sa kanya. May paghanga sa kanya mga mata. Natural ang banayan na pag-imbay na mabilog na balakang nito. At bagamat pantalong maong ang suot, ay parang malinaw na bubuo sa isip niya ang imahe ng mahuhubog at makikinis na binti. Parang tiyak na tiyak siya roon, basihan na marahil ang makikinis na braso ng babae. Umakyat ang tingin niya sa nakalugay nitong buhok, hanggang kalahati ng likod ang haba niyon. Ang mga dulo ay natural na kulot. Each strand seems to have its own shade of brown, mula sa pinakamatingkad hanggang sa pinakamapusyaw. Hindi niya alam kung posibleng maging ganoon kaganda ang bagsak ng buhok, kung ang produkto niyon ay ang mga buti ng pangkulay. Pagpihit ng babae buhat sa kitchen window ay aksidenteng nagtama ang kanilang mga mata. Kapwa sila nagulat at nagbawi ng paningin, ngunit sapat na ang isang saglit na iyon upang tila siya mamamlik mata. She was faintly familiar kung bakit ay paano malabo sa isipan ni Anton. Subalit, kutob niya ang nagdidikta na hindi ngayon ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang babae. Maya-maya pa ay isinilbis sa kanya ang isang tasa ng umuusok na kape. Sa aroma pa lang niyon, ay tiyak niya masisiyahan siya. Kaya nga kahit na humihiling na sana ang tulog ang kanyang katawan, ay pinili niyang dumaan pa sa lugar na iyon para sa isang tasang kape. Tinikman niya ang kape at iginala ang mga mata. Hinanap niya ang babaeng kumukuha ng order niya dahil iba na ang nagsisilbi sa kanya ng kape. Nakita niya itong nakaupo sa kaha, kausap ni Eva. Bahagya niyang naikibit ang balikat. Kung nakakaupo ito sa kaha, ibig sabihin ay hindi ito iba sa pamilya ni Mang Pablo. Kung hindi man isa sa mga anak nito, alam niya, family business ang Mang Pablo's. Ngunit maliban sa mag-asawa, si Eva lamang ang alam niyang katukatulong ng mga ito sa negosyong iyon. Pero iba na rin ang sitwasyon ngayon. Pangatlong araw nang hindi personal na umiistima si Mang Pablo sa mga customers. Kalat na kalat sa buong San Rafael ang bigla ang pagkakasakit nito. Atake sa puso at hanggang ngayon ay under observation pa ito sa ospital sa Batangas. Sa pagitan ng pag-inom ng kape ay nakamasid siya sa kaha. Magkausap ang babae at si Eva at sa pagitan ng pakikipag-usap nito at nakikita niyang napapadako ang tingin sa gawin niya. Halata nga lamang ang pag-iwas na minsan pang magtama ang kanila mga paningin. Maya-maya lamang iniwan na ito ni Eva. Iyon din ang pagkakataon na hinihintay ni Anton.
dala ang tasa ng kape. Na napapangalahati pa lamang niya ay tumindig siya at tinungo ang counter. Pinili niyang maupo doon sa malapit sa kaha. May pagtatakang napuno sa isip niya nang mapansin ang agad na pagkaasiwa ng babae nang makalapit siya. Alam niyang kunwari lang ang pagiging abala nito sa mga resibong inaayos. At nang minsan pang mapasulyap sa kanya, ay napansin niya ang piping pagibig nito. Kumunot ang kanyang noo. Alam niya madaling araw na. At ang sinundang araw ay halos pag-ihi na lamang ang kanyang naging pahinga. He was tired and dirty. Ang buhok niyang nangangailangan na ng pagbisita sa barbero ay hindi na nahagod ng suklay. Maliban na lamang noong pagkapaligo niya. Pasimpleng inamoy niya ang sarili. Amoy pawis na siya. Subalit hindi naman siya ganoon ka-acidic. Hindi pa niya maituturing na mabaho ang sarili. Sa mabilis na assessment, presentable pa rin naman ang turing niya sa sarili. Kung ibibase niya ang sarili sa ibang customers na naroroon, mas mukha pa rin naman siya malinis at mabango. Kung sa bagay, poultry baboy produkto ang mga iyon, natural nang maidikit sa mga ito ang mga amoy niyon. Samantalang ang alikabok namang dumi sa katawan dahil iyon ang bakuna ng baka na tumalsik, maong jacket ang suot niya. Gayunman, minsan pa niyang hinanap kung saan maaari siyang katakutan ng babae. Bakit tila napapakislot ang babae, lalo na nagbabadyang paningin. Wala bang bariya? 10 lang, na hindi lang kinuha ang pera sa kanya. Ipinamulsa niya uli ang pera, at habang naghahanap siya ng smaller bill, sinamantala niya ang pagkakataon na makausap ito. Ano mo si Eva? Tanong ni Anton. Ate ko, sagot naman ni Isabel. Magkapatid kayo? Tila nagulat namang wika ni Anton. At pagkuway ay ngumiti. Kung sa bagay, ang alam ko nga ay maraming anak si Ma'am Pablo. Bakit ngayon lang yata kita nakita? Ano nga ang pangalan mo? Sunod na tanong ni Anton. Isabel, dito rin ako lumaki. Nagtatrabaho nga lang ako sa Maynila. Tugon nito sa kanya. Si Ma'am Pablo nga pala, kumusta na? Muling tanong ni Anton. Lumungkot ang ekspresyon ni Isabel. Under observation pa rin. Grabe ang atake niya eh, sabi ni Mama. Kapag naging maayos na, baka iluwas din siya na Maynila para doon maoperahan. May tatanggalin bara sa ugat sa puso niya. Palungkot na wika ni Isabel. Baka may maitutulong ako, sabihin mo lang. Aniyang puno ng sinseridad. Diyan lang ako sa kabilang baryo, sa Rancho de Cordova. Siya nga pala, ako si Anton Lexon Cordova. Sa kauna-unahang pagkakataon, sinalubong nito ang tingin niya. Parang siya naman ang gustong mapakaslot. Tila sumasagad sa buto niya ang titig na iyon ni Isabel. Kilala kita Anton. May bahid na kalamigan iyon na nagpatingkad sa palaisipang nadarama niya para dito. Inabot niya ang isang 20 pesos at hindi niya alam kung ano ang iisipin nang makitang napapiksi ito nang saglit na magdaiti ang kanilang mga daliri. Agad na may pagtutol sa loob niya sa ideyang pinandidirihan yata siya nito. Kumusta nga pala si Julian? Magkabatch kami noong high school, muling tanong ni Anton. Nasa Surigao, tagaroon ang napangasawa niya. Hinihintay nga din naming umuwi sila. Hindi kasi namin masabi kung ano ang talagang lagay ng papa. Kayo ni Karen, kumusta? Napatitig si Anton kay Isabel. Walang dudang taga rito nga si Isabel. Kung may alam ito tungkol sa kanila ni Karen. Pero malamang ay matagal na rin itong hindi na uuwi dahil matagal na rin namang hiwalay sila ni Karen. Ako, mabuti, si Karen. Mabuti rin siguro, balik sa buhay dalaga. Iyon ay kung hindi pa nag-aasawa uli, sagot ni Anton. Hiwalay na kayo? Magkahalo ang gulat at pagtataka ang tinig nito. Matipid siyang ngumiti. Matagal na, 6 na buwan lang kaming nagsama. Mas matagal pa nga ang proseso ng annulment ng kasal namin kaysa iyong pinagsama namin, sagot ni Anton. Uso na rin pala dito sa atin ang annulment, kuminto ni Isabel. Si Karen ang may gusto niyon, kaya gusto ko na rin. Saka mabuti na rin iyon, pareho kaming malaya uli. Itinikom niya ang bibig. Hindi ganoon kadali na maglabas siya ng personal na impormasyon at hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit kay daliring masabi niya kay Isabel ang bagay na iyon. May asawa ka na?
kaswal na tanong ni Anton. Hindi niya gustong bumadha ang tinig, ang interest na malaman ang estado nito. Wala, tipid namang sagot ni Isabel. Wala, ganoon lamang kasimple. Hindi yaong wala pa o wala na. Matagal ka na sigurong hindi umuwi dito. Marami na nagbago. Pasyal tayo minsan, gusto mo? Alok niya. Matalim ang sulyap na pinukulo sa kanya ng babae. Presko. Iyon ang salitang nababasa niya sa bahagyang pagkabuka ng bibig nito. Wala akong time. Maya-maya ay sagot nito. Nagkibit lang siya ng mga balikat. Aayain kita uli. Malay natin. May time ka na noon. Ipinamulsa na niya ang sukli. Sige, inaantok na ako eh. Wika niya. Totoong namimigat na ang kanyang mga mata nang pumihit palabas. Nang sumakay siya sa pick-up, itinapat muna niya sa kaandar na aircon ang mukha niya upang mabawasan ang antok. At bago tuluyang pinausad ang pick-up, pinakasilip-silip pa niya si Isabel na nakasunod din ang tingin sa kanya. Nakangiting kumaway siya rito. Ang naging sukli sa kanya ay isang malamig na ekspresyon. She couldn't believe it. Paano nangyaring ang isang lalaking kay Lucky na naging kaugnayan sa buhay nilang mag-ina ay walang iniwan sa isang estranghero? Kahit saan niya sumahin, wala siyang madamang recognition mula kay Anton. Kaya nga siya nakipag-usap dito kahit na naaasiwa siya. Gusto sana niyang malaman kung hindi lang siya nakilala nito. Pero higit pa roon ang napala niya. Natuklasan niyang hindi talaga siya kilala ni Anton Lexon Cordova. Nang mawala sa paningin niya ang sasakyan ni Anton, isang malalim na paghinga ang pinakawala niya. Tila kanina pa nagwawalang umalpas iyon at ngayon lamang niya nabigyan ng pagkakataon. Anton was attractive as ever. Parang hindi nito ininda ang 5 taong nagdaan sa buhay nito. The rug, good looks was still there. Ang tinig nito ay taglay pa rin, ang kakaibang tagingting na tila ba para dito lang. And his eyes, malayo man o malapit, ay tila kayang-kaya siyang lusawin sa pamamagitan ng titig. At nang hindi sinasadyang magkadaiti ang kanilang mga balat, ay isa lamang ang natitiyak niya. Hindi na pagbago ng lumipas na panahon ang attraction niya kay Anton. A 1,000 shivers went up and down her spine. Sapat na ang pakiramdam na iyon upang minsan pa ay luminaw sa kanyang alaala ang isang gabi ng pagsuko niya kay Anton. Isang gabi na nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya. Si Maria Lexen ang naging bunga niyon. Hindi niya inaasahan. Kaya naman na matuklasan niya ay gayon na lamang ang takot niya. Ayaw niya magsisi sapagkat hindi niya gustong maramdaman ng sanggol sa sinapupunan ang damdaming iyon. Naniniwala siyang anumang pakiramdam ng ina ay nararamdaman din ng anak. At hindi niya gustong dumating ang pagkakataong itanong sa kanya ni Lexen kung pinagsisihan niya ang kapusukang iyon. It had been 5 years. Buhat na matuklasan niya buntis siya. Hindi na siya umuwi sa San Rafael, maliban ngayon na nasa peligro ang kanyang papa. Hindi naman sa itinakwil, subalit daman niya ang pagiging malamig na trato sa kanya ng kanyang pamilya. At siya rin naman hanggang ngayon ay nahihiya sa mga magulang. Una ay nabigo niya ang mga ito na matupad ang pinapangarap niya sa kanya. Hindi na nga siya nakapasa sa board exam at nabuntis pa ng walang asawa. Nang sugurin siya ng ama, halos patayin siya na mapaamin lang kung sino ang ama ng bata, subalit nanatiling tikom ang kanyang bibig tungkol doon. Paano niya ituturo si Anton na matapos ang sandaling kapusukan at pagkalimot sa realidad ay mabilis na niyang iniwan ito? Her heart was shattered. Para noon lamang ganap na natatak sa isipan niya na sa buong sandali na nasa bisig siya ni Anton ay ibang babae naman ang alam nitong kapiling. At nabalitaan na lang din niya, wala pang 1 linggo matapos ang nangyaring iyon, ay kumalat sa kanilang lugar ang engagement nito kay Karen. Lalo nang nadurog ang puso niya sa impormasyong iyon. At nang sa akala niya ay magsisimula na siyang makabangon noon naman niya natuklasan nagbunga ang gabing iyon.
pakiramdam niya ay pinagtakluban siya ng langit at lupa. Gusto niyang ituon sa pagre-review lahat ng atensyon. She wanted to pass the board exam upang maging pakonsuelo man lang sa mga magulang. Subalit ubod ng silan ang naging pagbubuntis niya. Mula sa paglilihi hanggang sa makapanganak na lamang siya ay halos hindi na niya iwan ang kama. Ewan kung atas na lamang ng konsensya, kaya naman financial support ay patuloy na ipinagkakaloob sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero maliban doon ay wala na. Sa halip na pamilya ay kaibigan niya ang kasama niya nagpunta sa ospital nang humilab ang tiyan niya. Hindi rin siya dinadalaw ng kanyang mga magulang. Ang mga kapatid niya ay halatang naghahabi ng dahilan upang hindi naman siya masyadong masaktan dahil doon. Pero alam niya, pinagtatakpan lamang ng mga kapatid niya ang totoo. Wala talagang balak ang mga magulang niya na dalawin siya. For the next 2 years, naramdaman niya kung paano mag-isa. Hindi siya nahirapan sa financial na suporta. Patuloy ang suporta na binibigay sa kanya ng mga magulang. Subalit hindi sapat iyon. Sa kalagayan niya, mas malaki ang pangangailangan niya sa kahit isa man lang sa tao na maaari niya makausap at matakbuhan ng mga problema niya, maliit man o malaki. Hindi siya handa na maging ina. She was 21 at bagamat nasa edad na rin, ay hindi naman pagiging ina ang short-term goal niya. Sa tuwing magkakasakit si Lexi, natataranta siya. Kaya naman ang lumuwas ang mama niya para dalawin silang mag-ina, ay gayon na lamang ang pag-iyak niya. Pakiramdam niya ay isang kuting na matagal na nawalay siya sa kanyang ina. Kahit nadama niyang may distansya pa rin ang mama niya sa kanya, ay maligaya na rin siya. At least, dinalaw siya nito. Alam niyang puso ng mama niya ay hindi siya nito matitiis. Iyon nga lang, iba ang tinig ng kanilang ama sa kanilang pamamahay. Kapag ito ang nag-utos, walang mababali roon at kasama na roon ang paninikis sa kanya. Gumawa ng paraan ang mama niya upang magkaroon ng yaya si Lexi. Pinatigil siya nito sa trabaho para magkaroon siya uli ng time na mag-review. Sa pagkakataong iyon, ibinuhos niya ang buong konsentrasyon. Kailangang makapasa siya sa board exam, and she did it. Kahit na hindi siya napasa sa top 10, mataas na din naman ang markang nakuha niya. It was impressive enough para naman trabaho na mismo ang lumapit sa kanya. Naging maayos naman ang pamumuhay nilang mag-ina. Iyon nga lang, kahit naman bukas na ang pintuan ng kanilang bahay para sa kanilang mag-ina, nahihiya pa rin siyang umuwi sa San Rafael. Hindi niya gustong itago si Lexi. Habang buhay pero alam niya makakasakit sa mga magulang niya ang mapagchismisan na nagkaapo ito ng bastardo. As far as you know, walang nakakaalam ng tungkol kay Lexi maliban sa mismong pamilya niya. It was like an open secret. Hindi naman tuwirang itinatago, pero hindi rin naman ibinabando ang tungkol doon. Ngunit hindi siguro pang habang buhay na pwedeng ganoon ang mangyari. Alam niya, wala siyang choice kung hindi ang umuwi ng itawag sa kanya ang tungkol sa atake ng kanilang papa. Critical ang kondisyon nito. Ang mama niya ang may sabi na pilitin nilang umuwi hanggat hindi idinidikta ng doktor na maayos na ang kanilang ama. Salitan sila sa pagdalaw sa ospital. Ang mama nila ang 24 oras na nakabantay doon. Hindi na siya sinasabihan na tumao sa itire. Alam niya, maliban sa kanya ay walang makakatulong si Eva. Isabel, mamamalingke na ako, muntag sa kanya ni Eva. Pagbalik ko, pwede ka nang umuwi nang makatulog ka naman. Si Lexi nga pala, hindi kaya namamahi iyong bata? Tanong nito sa kanya. Sa pagod sa biyahe kahapon, palagay ko naman ay diretso na ang naging tulog niya. Pinatulog muna niya ang anak bago tumulong sa itiri. Ibinilin lang niya ito sa katulong nila sa bahay. Palagay ang loob niya dahil hindi naman ito umiiyak kapag nagising nang wala siya. Hahanapin siya pero ganoon lang. Siya, diyan ka muna. Mabilis lang ako. Wika sa kanya ng kanyang kapatid. Pabalikwas na bumangon si Anton. Ilang beses niyang ikinurap ang mga mata na sa wari ay nais pang habulin ang panaginip na iyon. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan niya at tuluyang umibis ng kama. Tinawid niya ang veranda ng kanyang kwarto. Kapag ganoong maalinsangan ang gabi,
Hinahayaan niyang bukas ang pintong naghahati sa veranda ng kwarto upang malayong makapasok ang hangin. Kahit kailan ay hindi siya nasiyahan sa lamig na dulot ng aircon. Tila siya nasasakal, oras na maging kulong ang isang silid. Isang tingin pa lang sa kalangitan ay alam niya maigsi pa lamang ang naitutulog niya. But the dream, mag-iisang taon na marahil buhat ng huli siyang dalawin ng panaginip na iyon. Ipinagkamali niyang epekto lamang iyon ng annulment ng kasal nila ni Karen. Kaya hindi na niya gaanong napansin nang tumikil ang pagdalaw sa kanya ng naturang panaginip. Sinuklay niya ng mga daliri ang buhok at saka tumingala. May ilang sandaling nais niyang tanungin ang ilang bituin na malamlam ang liwanag. Pero siya rin naman ang nakakaalam na wala roon ang kasagutan. Nang mga pagkakataong dinadalaw siya ng panaginip ay mailap na ang antok sa kanya. Nang mapanaginipan niya iyon, ang nasa isip niya talagang nangyari iyon. Hindi nga siya makapaniwala na sa wakas, pumayag na si Karen sa hinihiling niya. He loved her so much. Bata pa siya ay natimuniyang pagdating ng araw ay sila ang magpapakasal. Pero makapaghihintay ang kasal, hindi iilang beses na hiniling kay Karen na may mangyari sa kanila. Sa tuwi na ay matindi ang pagtutol nito, kasal daw muna at pagkatapos ay magsasawa siya hanggang sa gusto niya. Until that night, natatandaan niyang umabot sa puntong pinag-aawayan nila ni Karen ang tungkol doon. Not that his hormones were enraged, he had a lot of women behind, all at his beck and call, pero iba si Karen. Sa isip niya, she was going to be his wife, at dahil parang nasa pedestal, matindi ang kuryosidad niya na makuha ito. Alam niyang nakainom siya, at iniisip niyang iyon din marahil ang dahilan, kaya naman hindi niya mapapayag si Karen. She even walked out, para lang bumalik uli pagkatapos ng ilang sandali. What happened next seems like magic. He was cast by a strong spell. Nakalimutan na niya ang isang karanasang iyon na bago sa kanilang dalawa ni Karen at dapat na maganap sa isang espesyal na lugar. But it happened so fast. Para bang kung titigil sila ay bigla na lamang maglalaho ang mahika. Bigla ay hindi naging importante ang lugar. Ang mahalaga ay may isa katuparan ang matagal nang inaasam ng puso at katawan niya. Nang sandaling ganap na bumalik ang kanyang diwa, ay mag-isa na lamang siya sa pick-up. But he was very much aware of what happened. Was the great sex of his life, kaya imposibleng basta na lang niya makalimutan iyon. Ipinagkibit-balikat na lamang niya kung bakit hindi niya nagisnan si Karen sa tabi niya. Malamang ay nahihiya sa nangyari. Kaya naman bago siya magpakita uli sa kasintahan, tiniyak muna niyang may bitbit na siyang singsing. Hindi niya iniisip na dapat niyang panagutan ang nangyari sa kanila ni Karen. Higit na malakas ang dikta sa kanya ng pangyayari ng gabing iyon. Their love making was powerful. Iyon ang higit na nakumbinsi sa kanya na si Karen nga ang babaeng para sa kanya. The wedding was set, and it was on the night of their wedding that he knew what happened was anything but a dream. Hindi niya alam kung posible sa ibang lalaki, pero sa kanya ay totoong nangyari. Karen was different on their wedding night. Iba ang pakiramdam niya sa bawat haplos nito sa kanya. Everything seems far different. Her kisses, her embrace, her scent, and she was definitely a virgin until that moment. It should be a moment of triumph for him, sapagkat nararamdaman niya ang pagdiriwang ni Karen na mapanatili nito ang kalinisan hanggang sa sandaling iyon. But he felt empty. Sa sarili niya ay hinahanap niya ang pakiramdam ng gabing iyon. That's when he realized he had only been dreaming, sapagkat wala na sigurong makakapantay pa sa pangyayaring iyon maliban sa isang panaginip. Magandang umaga, Anton. Hindi ko na namalayang dumating ka kagabi, bati sa kanya ni Nana Rosa. Asawa ito na katiwala niya. May sariling susi ng malaking bahay, kaya naman naihanda ang kanyang almusal na hindi na siya kailangang katukin pa. Ito na rin ang nag-aasikaso ng buong bahay at damit niya. Madaling araw na ho ako nakauwi, Nana. Napaka-traffic hanggang sa Dasmariñas. Sus, ayun ba naman ay bago? Di hindi ka na naman pala nakatulog ng maayos. Bakit hindi ka muna matulog uli?
bumangon na rin ang tao ko. Wala kang dapat na alalahanin. Ngumiti siya. Alam ko namang maaasahan si Tata Ensong. Alam naman ninyong hindi ko ugaling magpainin sa banig. Basta nagising na. Mamaya na lang siguro ako babawi ng tulog. Wika ni Anton. Siya, pagtiyagaan mo muna iyang kape. Kagagaling ko lang sa palengke. Lilinisin ko ang bangos. Para sa pananghalian mo ba iyon? Tanong nito. Nana, alam naman ninyong lahat ng lulutuin niyo ay kinakain ko. Napangiti ito. Baka lang may request ka. Meron. Sarap luto ninyo. Napapataba ninyo ako ng husto. Natatawa na wika ni Anton. Kahit na walang asawa na nag-aasikaso sa iyo, hindi naman halata. Bilin yata ng mama mo na huwag kang pababayaan. Nagbibiro lang ho ang mama. Naman ba namang malakas sa kalabaw? Halos bibihin ninyo. Bitbit ang tasa ng kape ay sumunod siya sa kusina. Sa lahat ng tao sa paligid niya, si Nana Rosa lang ang nagagawang sabihin ang nasa loob. Hindi nangingimi na banggitin sa kanya, kahit na medyo masilan para sa kanya. Kagaya na lang ng tungkol sa asawa. Kahit na hindi iyon tungkol kay Karen, basta babae sa kabuuan, ituwas at tabo or topic sa buong rancho. Walang nangangahas na magtanong sa kanya tungkol doon. Pero iba si Nana Rosa. Palibasa ay nagisnan na rin niyang katuwang sa bahay na iyon kapag wala ang kanyang mama. Ito ang tumatayong pangalawang ina niya. Anton, nasa peligro pa rin ba ang buhay ni Pablo? Wika nito sa kanya. Kayo talaga, Nana. Palingki lang naman ang pinupuntahan pero hindi nahuhuli sa balita. Tudyo niya. Nakasabay ko si Eva na namili ng gulay. Siya mismo ang nagkwento sa akin. Nagdarating na nga daw iyong mga kapatid niya. Iyong nakapirmi sa Maynila, dumating na yata kahapon. Si Isabel, wala sa loob na sabi niya. Pagkabanggit sa pangalang iyon, ay parang may banayad na init siyang nadama. Sa isang iglap, nabuo ng malinaw sa imenasyon niya ang mukha ng babae. At parang iyon lamang ang pagkakataon na maaari niyang pakatitigan ng husto ang bawat bahagi ng mukha nito. He was drawn in her eyes. Hindi niya alam subalit. Parang ipaalala sa kanya ang mga matang iyon. Had small, cute nose. Ang mapipintog. Hindi maaaring halika ng mariin. Kailangan ay palaging buong pag-iingat. Ganoon ang gagawin niya. Sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, pangako niya sa sarili. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Tawag sa kanya ni Nana Rosa. Ang sabi ko, siguro nga iyon ang pangalan ng anak ni Pablo. Balibay Isabel nga iyon? Siguro ay magandang talaga iyon, wika pa nito. Naaliw siya sa tinura nito. Iwanan mo nang ako. Tatawagan na lang kita kapag handa na ang almusal. Taboy sa kanya nito. Hindi nga, Nana, kulit pa rin niya. Anton, kaliskasan na lang kaya kita. Nana, nakita mo na ba si Isabel? Sa halip ay sabi niya, maganda iyon. Siya ang tao sa karinderya nila sa gabi. Tiningnan siya na matanda. Interesado ka? Ligawan mo, wika nito. Papasa kaya ako? Kunwai dudang tanong niya. Subalit kalukuhan naman ang masisinag sa kanyang mga mata. Bakit naman hindi? Sagot nitong tila bumata ng 10 taon ng umiti. Ay kung hindi siya madidismayang, isang maitim at isang maputlaang. Nana, ayan ka na naman. Agaw agad niya. Iyong tanda niyang iyon. May pagkakataong nababalino siya sa matandang hindi na iba ang turing niya. Hoy, Anton Lexon, hindi ka makakapagtago sa akin. Tagapalit ako ng lampin mo noong araw. Sige na nga, Nana, pero secret natin iyon, ha? Baka ibisto mo ako sa liligawan ko. Tila batang sabi niya. Huwag ako ang sabihan mo. Iyang si Karen. Alam mo naman iyon. Basta may nababalitaan na napapalapit ka sa isang babae. Bigla na lang lumilitaw dito. Pinapaanal-anal ang kasal ninyo. Hindi naman yata matanggap na magkakaasawa ka ng iba. Nasa Australia ho siya, Nana, doon sa kapatid niya. Hindi niya mababalitaan, wika ni Anton. Alam mo, duda ako kay Karen na iyan. Baka ipinagkalat na niya sa lahat ng dalaga dito. Sa atin iyan secret mong yan. Para hindi ka na makalusot uli at manligaw. Walang may alam doon, Nana.
puno ng indignasyon ang tinig niya, subalit nakangisi naman. Nakakagaan sa pakiramdam niya ang usapan nilang iyon. Imposible naman. Game na wika ni Nana Rosa. Mahiyain ako, Nana. Kapag alam mo na, ang gusto ko ay iyong madilim na madilim ang paligid. Loko-loko. Natatawa na wika ni Nana Rosa. Mommy, let's play. Ginising si Isabel ng maliliit na halik ni Lexi sa kanyang mukha. Ganoon kalambing ang kanyang anak. Kaya naman kahit na nagmamakaawa pa ng tulog ang katawan ni Isabel, ay napilitan siyang kalimutan ang antok. Nakangiting idinilat niya ang mga mata. Niyakap niya si Lexi at nagpagulong-gulong sila sa kama. Good morning, baby, sabi niya dito. Good morning, mommy. Let's play outside. Pagsilip niya sa bintana, may swing doon sa labas. Bumangon siya. Mas malaki si Lexi kaysa sa karaniwang 4 na taon, pero madalas ay nagpapakarga pa rin ito sa kanya. Hindi na iiba ang umagang iyon. Hinahagila pa niya ang tsinelas niya ay nakataas na ang mga kamay nito na tila Superman. Mabigat ka na, anak. Hindi ka na kaya ni mami, aniya, at nang kargahin ay nagkunwaring mabibitawan ito. Kapag naman ganoon ay hindi na rin ito nagpapabuhat. Nagpataos-dos ito at hinila na lamang ang dulo ng pantulog niya. Dinala siya nito sa may bintana. Ayun, mami, oh, ang swing. Isang sakong tinalian ng lubid sa magkabila ang tinutukoy nito. Nakabitin iyon sa ililim ng punong mangga na nasa tagiliran ng bahay nila. Tila may kung anong bagay na humahaplos sa kanyang puso at napabaling ang tingin sa anak. Sa Maynila ay hindi na di-deprive ni Lexi sa kung ano ang uso at bago sa amusement park. Sa edad nito, alam na rin nito kung sino ang mga karakter ng paborito, si Tweety, na kahit sa ang bahagi ng kanyang kwarto nito ay mukha ng karakter na iyon ang makikita. Buhat sa bedroom sleeper hanggang sa mga poster, sa pinto ay may logo si Tweety. Pinalagyan niya ng dibisyon ang kwarto niya upang mayroong masabing sariling kwarto si Lexi. Alam niya, paraan din iyon upang magkaroon ito ng sense of privacy and independence. Mayroon na ngang pagkakataong gusto nitong matulog na walang katabi. Hindi niya inaasahan isang simpleng bagay pag-iinteresan ni Lexi. Pero naisip niya, ba't madalas sa simpleng bagay lamang ang kaligayahan nito? Mami, muling tawag nito. Wait, take a bath first. Pinaliguan muna si Lexi. Kaya nitong magbihis na mag-isa. Pero sa pagkakataong iyon ay siya nagbihis dito. Pinupulbuhan niya na matigilan nang itawag sa kanya na kailangan nilang umuwi. Hindi niya naisip na iwan si Lexi sa yaya nito. Nang mag-impake siya, naisip niya kung tama na isinama niya ito. Female version ito ni Anton. Ang kaharap niya sa sandaling iyon at sa lahat ng namana nito sa ama. Pinaka-prominente nitong minsan kapag magkausap sila ni Lexi, parang si Anton mismo ang nakatingin sa kanya. Kapag nakita ni Anton si Lexi, ano kaya ang iisipin niya? Tanong ni Isabel sa kanyang sarili. Ako na po ang magsasapatos mag-isa, mami. Maligo na po kayo. Napapitlag pa siya nang marinig ang sinabi ng anak. Okay, pero huwag ka munang lalabas, ha? Wait for me. Kikilos na siya nang balikan ang anak. Ayusin mo ang bed natin. Yes, mami. Napangiti siya. 4 na taon lang sa Lexi. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay itinuturi niya itong baby. May mga oras na naasahan na rin niya ang kanyang anak. Kagaya na nakasanayan ay binasahan muna ni Isabel ng fairy tale si Lexi. Bago naman niya natapos ang kwento, ay nakatulog na ito. Muli ay ibinili niya ang anak kay Aling Lusing at nagtungo na siya sa eatery. Siya muna ang magkakaha doon para makatulog ang kanyang ate Eva. Lampas na ang oras ng hapunan, kaya naman hindi masyado ang matao. Ang customers nila ay yaong nanggagaling sa bar sa tapat. Iyong matapos uminom ay kape naman ang hahanapin. Video okay bar naman ang katapat nilang establishment at medyo class na kaya naman bibihira na ring magkarambulan doon.
Tinutukan niya ang pagbabasa sa libro ng benta ng tindahan. Si Eva ang humahawak niyon. Dapat sana ay kagaya niya si Eva na CPA din. Pero hindi na ito nag-take ng board exam. Pagka-graduate ay naging assistant na ito ng kanilang mga magulang sa pagpapatakbo ng kanilang eatery. Wala namang masama dahil kung tutuusin, ang nagiging shares ni Eva sa kita ng eatery, hindi halos naglalayo sa sweldo niya sa opisina ang nagiging pera ni Eva. Napangiti siya. Sa paglipas ng panahon, ay lalo pang naging matatag ang kanilang eatery. Sa negosyong iyon nanggaling ang lahat ng pinagpaaral sa kanilang limang magkakapatid. At dahil pawang tapos na silang lahat, lalo nang naging maluwag sa pera ang kanilang mga magulang. Iyon nga lang, mukhang malaki ang magagastos nila sa pagkakaospital ng ama. Pero walang dumadaing sa gastos, kinikita naman ang pera. Ang importante ay mapabuti ang kalagayan ng kanilang ama. Ate, bayad ng nasa table 5, lapit sa kanya ng isang waitress nila. Mabilis siya nagsukli. Pagkaabot niya sa waitress ng pera, ay natawag ang pansin niya nang bumungad sa kanila si Anton. Napatda siya. Parang inaasahan na ni Anton na siya ang darat nandoon, kaya ganoon na lamang ang tiim ng pagkakatitig nito sa kanya. May isang sandali na naisip niyang baka natuklasan na ni Anton na siya ang kasama nito ng gabing iyon. Mabilis niyang ipinilig ang ulo. Imposibleng mangyari iyon. Walang ibang nasa isip noon si Anton kundi si Karen. Magandang gabi sa iyo, Isabel. Bahagya pang yumukod sa kanya si Anton bago ito naupo sa isang high chair na hindi naman kalayuan sa kaha. Kahit naman may pagkailang sing nadarama sa presensya ni Anton, hindi rin maiwasang mapangiti dito. Naaaliw siya sa ginagawa nitong pagbati. Pakiramdam niya, isang lumang pelikula ang umaandar. Anong order mo? Hindi pa rin nabubura ang mga ngiti niya sa kanyang labi nang tanungin niya ito. Siya naman ang pinakamalapit kay Anton, kaya natural lang na siya rin ang humingi ng order nito. Kape lang. Barako? Ito naman ang napangiti. Natatandaan mo pala. Oo, wala uling asukal. Tumango siya. Nasa counter lang naman ang bagong kulong kape, kaya siya na rin ang nagsali niyon. Wala na? Tanong niya. Gaya na rin ang pagtatanong niya sa ibang customers. Baka gusto mo ng buko pay. May bagong luto kami. Ayan niya dito. Tiningnan siya nito. Sige na nga. Isang slice lang ha. Okay. Kumusta na nga pala si Ma'am Pablo? Tanong nito nang isilbi niya ang buko pay. Nasa ICU pa rin. Nagpapakitang gilas daw ang vital signs. Kapag daw nag-improve na ng kaunti, ipapabiyahin na namin siya sa Maynila. Sana naman ay tuloy-tuloy na, wika nito. Iyon nga rin ang ipinapanalangin namin, wika niya. Maiwan na muna kita, paalam niya nang isinyas ng waitress ang pagbabayad ng isa pang customers. Bumalik na siya sa kaha. Sinulya pa ni Anton sa Isabel matapos na isubo ang piraso ng buko pay. Parang gusto na niyang bayaran iyon at iwan na lang nang hindi ginagalaw. Hindi dahil sa masama ang lasa, bagkus ay nararamdaman niyang isang pagkakamali na bumalik siya roon. Hindi niya iniisip na magiging matindi ang dating sa kanya ni Isabel. Ang akala niya, palibhasa ay unang kita lamang niya kagabi, kaya naman ganoon na lamang ang kuryosidad niya. Iniisip niyang lilipas din iyon kapag nakita niya ito uli. Pero na mga sandaling, minsan pa siyang tumuntong doon at ang dalaga ang agad na nakita niya. He knew that there was something else. He had an odd feelings again. It was a sexual feeling yet more primal. Tila isang hamon sa kanyang pagkalalaki si Isabel. Sinaid na niya ang kape. Tumayo na siya at lumapit sa kaha. Isabel, bayad ko. Sinulya pa nito ang 100 pisong papel. 10 na lang para hindi na ako magsukli. Kumunot naman ang noo ni Anton. May buko pay pa. Tinanaw nito ang pinanggalingan niya. Hayaan mo na iyon, mukha namang hindi ka nasiyahan. Naku hindi, busog lang talaga ako. Para lang na-miss ko yung kape dito, kaya dumayo pa ako. Bulero ka rin pala, Mr. Cordova. Anton, mas komportable akong tawagin sa pangalan ko. Nagkibit lang ng balikat ang dalaga. Hanggang anong oras ka dito? Depende kung anong oras ang dating ng ate ko.
kaming dalawa lang nagpapalitan dito. Kung hindi nga ako umuwi agad dito sa probinsya, di sulong-sulo niya ito. Yung ibang kapatid ninyo, inaayos pa ang pag-uwi nila. Siguro bukas, darating na iyong dalawa. Diyan lang naman sila sa Quezon. Si Kuya Julian, tumawag, baka daw sa Makalawa na sila dumating. Di hanggang hindi pa dumarating ang mga kapatid ninyo, talagang busy ka pa rin dito. Tiningnan siya ni Isabel. Bakit? He smiled charmingly. Hindi pa rin ako sumusuko na imbitahan ka. But for now, I know na masyado ka pang okupado para paunlakan ang imbitasyon ko. But anyway, wala namang expiration date iyon. Maghihintay ako kung kailan ka libre. Nakita niyang numipis ang mga labi ni Isabel. Kung naiinis o napikon ba sa tinura niya ay hindi niya tiyak. Ang alam lang niya ay sapat na muna iyon para sa mga sandaling iyon. Umunat siya ng tindig. Mauna na ako sa'yo, paalam niya. Isang tango ang itinugon sa kanya ni Isabel nang ganap na tumalikod sa kanya si Anton. Isa ka pa lamang lumalim ang gatla sa noon niya. Isang palaisipan ang kagiyat na nabuo sa isipan ni Isabel. Kapi nga lang ba ang dinayo ni Anton sa itiri? Pero kung hindi iyon, ay ano pa nga kaya? Ayaw naman niyang pag-ukulan ng pansin ang ideyang siya ang mismong nais puntahan doon ni Anton. Kalukuhan na iyon. Sa lumipas na mga taon, dapat ay nagising na siya sa pantasya niya kay Anton. Isang matibay na ebidensya na lang si Lexie. Dapat ay realidad na ang harapin niya ngayon. Pero pakiramdam niya ay nasa kumunoy siya. Nasa pagpipilit niyang bumalik sa realidad ay tila lalo naman siya nalulubog sa mga alaala ng isang gabi ng kahinaan. The memories always taste her nerve endings. Parang kani-kanina lamang ay daman niya ang mga yakap at haplos ni Anton. She delicate warm in her mouth tuwing maaalala ang paraan ng mga paghalik nito. And no matter how much hurt she was, pagkatapos ng pag-iisang iyon, tila mas higit na natimo sa memorya niya ang iba yung kaligayahang dinanas niya sa bisig ni Anton. Mag-aalas 4 pa lamang na madaling araw ay malakas na ang buhos ng dutsa kay Anton. Minsan pa ay ginising siya ng panaginip na iyon, and it seemed more reality this time. Hindi na siya nagdalawang isip na tunguhin ang banyo at hayaang patayin ang malamig na tubig ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Pero hanggang sa nakadama siya ng ginaw ay dama pa rin niya ang init na iyon. He felt he had an overload of energy. Mabilis siyang nagbihis at tinungo ang kwadra sa likurang bahay. Hindi naglipat ng saglit ay sakay na siya ng alaga niyang kabayo. Tanging ingay ng takbo ni Prime ang maririnig sa buong paligid. Kung meron mang sumasalit doon ay ang paghaplit niya sa katawan nito upang lalo pang bumilis ang takbo. Nang mahimasmasan si Anton, siya na rin ang napabagal sa takbo ng kabayo. Nakadama siya ng awa para sa hayop. Hindi pa naman ito sanay na kinukuha niya sa kwadra ng ganoong kaaga. Kagaya niya, nahirapan si Prime sa karaniwang gising ng isang tao. Tumigil sila sa bandang dulo ng rancho. Itinali niya si Prime sa puno bago siya naupo sa malaking usli ng ugat niyon. Tila noon naman niya nadama ang mapilis na pag-alo ng kanyang dibdib. Kagaya ni Prime, humihingal din siya sa ginawang iyon. But he knew he needed that. Kilala ni Anton ang sarili. Hindi lang basta init ang nadarama niya sa sariling katawan. He was 15 years old at isang mabisang palatandaan. Hindi lang dahil masyado na siyang pagod nito mula nang humawak ng kanilang rancho. Nabatak ng husto ng gawain. Hindi na bago sa kanya ang magpaanak ng ilang inahing baka. At kapag kinakailangan ay hindi na rin iniinda ng kanyang katawan kung may pagkakataon. Halos 2 oras lang ang itinutulog niya. But this time is different. Totoong naguguluhan siya. Kasabay ng atraksyong nadarama niya para kay Isabel ay ang pagbabalik ng panaginip niyang iyon. Having both became too much for him. Hindi alam ni Isabel kung nagising siya sa pagtama ng sinag ng araw sa mukha niya o dahil sa tunog na nabasag na baso malapit sa kanya. Nang bumalikwa siya ng bangon, ay nakita niya si Lexie na kababakasan ng takot sa mukha. I'm sorry, Mommy, mangiyak-iyak na wika nito. Nagpatimpla ako kay Lola Lusing ng Diyos para paggising mo, ngumiti siya. It's alright, sweetie. Hinagod niya ang buhok nito
at naghagilap ng basahan. Don't move, baka masugatan ka. Kumusta bunso? Bungad sa kwarto ng isang lalaki. Namilog ang mga mata niya. Nilingon niya iyon, ang Kuya Julian niya. Akala ko'y hindi pa kayo darating, tuwang sabi niya. Binitiwan niya ang ginagawa at inakay si Lexi na lumapit dito. Anak, kiss Tito Julian. Yumuko si Julian at niyakap pa ang bata. Nagkakilala na kami kanina, okay ang anak mo ah. Lexi, play muna kayo ng mga pinsan mo, nasa sala sila. Pamilya kayong dumating? Ano yan ang makaalis si Lexi? Nakasingit kami ng tiket, kaya napaaga ang pag-uwi namin. Kumusta dito? Sabi ni Eva, ay nasa peligro pa rin ang papa. Malungkot siyang tumango. Tinawagan na si Maria. Papunta sila mag-asawa. Si Maro, iginagayak iyong mag-ina. Mabuti naman agad kayong umuwi ni Lexi. Malapit naman ang Maynila. Ura mismo, tinawagan ni Eva ay gumayak na kami. Nagseryoso si Julian. Nakita ng papa si Lexi? Umiling siya. Bawal ang bata doon eh. Pero itinatanong niya, kapag dumadalaw ako, pinatawad ka na niya? It was a flat statement. Subalit nagdulot iyon ng pamumuo ng luha sa mga mata niya. Mabilis niyang kinurap ang mga mata. Ibang klase si papa, aniya, na hindi rin napigil ang pagpiyok ng tinig. Hindi niya ako pinaliguan ng mura. Hindi rin ako pinabayaan pagdating sa pera. Pero iyong paninikis na ginawa niya sa akin, masahol pa pala kaysa iyong sinampal na lang niya ako. Tinapik nito ang balikat niya. Hindi natin siya masisisi. Ang importante naman, lumipas na iyon, hindi ba? Kung hinahanap niya sa iyo si Lexi, ibig sabihin, natanggap na niya ang lahat. Nang tumango siya ay tumulo na rin ang kanyang mga luha. Niyakap siya ni Julian at pagkuway, mabilis ding bumitaw. Tigilan na nga natin itong dramang ito, mag-aanawi ka nito. Pero napansin rin niya ang pamamasa ng mga mata. Ang dami nga pala kaming dalang pagkain, pagsalusaluhan natin. Sa mesa ay magkakasalo silang lahat. College sweetheart ni Julian ang napangasawa nito, kaya naman noon pa ay kasundo na ni Isabel ang hipag. Dalawa na ang anak nito. Ang isa ay mas matanda kay Lexi. Mas bata naman ang isang taon ang bunso. Sa hapag ay magkakasundo rin ang tatlong bata. Para bang hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkita-kita ang mga ito. Gusto sana kitang makausap, wika sa kanya ni Julian na nagliligpit na ng mesa. Iwan mo na kay Clarice iyang pagliligpit. Sige na, ako na ang bahala dito. Ayaw naman ang hipag niya. Tungkol saan? Tanong niya kay Kuya Julian. Sadya siyang inilayo nito, kaya naman alam niyang may kasalanan ang pakay nito. Malaki na si Lexi. Alam na ba ng ama niya ang tungkol sa kanya? Direktang tanong nito. Napakunot ang noo niya. Si Anton ang ama ni Lexi, hindi ba? Dugtong nito, nang tila nainip sa isa sagot niya. Kaagad na umiwas ang kanyang mga mata. Paano mo naman nasabi iyan? May mabuhay na pagtanggi sa tuno niya. Isabel, hindi mo ba natititigan ng husto ang anak mo? Para iyang idinapa sa ama. Kulot na buhok mo lang ang nakuha sa iyo. Sobra ka naman kuya. Bahaw siyang tumawa. Anak ko iyan. Siyempre, ako ang kamukha. Saka paano naman nasabit dito si Anton? Hindi lang naman si Anton ang lalaki na wala kang ibang crush noon kundi si Anton. Para crush lang, paiwas na sabi niya. Para noon lamang niya napag-isipan na kung hindi nga, pero nasabi noon sa akin ni Eva na wala kang ibang crush noon kundi si Anton. Para crush lang, paiwas na sabi niya. Para noon lamang niya napag-isipan na kung may sariling sapantahan si Kuya Julian niya tungkol sa ama ni Lexi, ay meron ding iniisip si Eva. At hindi malabong lahat ng kapamilya niya ay may sariling palagay sa kung sino ang ama ni Lexi. Sumasapat ba naman ang ibinibigay niya sa inyo? Tanong nito pagkuway. Child support, Isabel. Napahinga siya. Committed ang mga mata ni Julian. Kakausapin ko si Anton. Huwag, mabilis na sabi niya. Kuya, walang alam si Anton tungkol kay Lexi. Napamura ito ng mariin. All this time, sinarili mo ang lahat. Ayokong manggulo. Kalat na noon sa buong lugar natin ang nalalapit nilang pagpapakasal. Kahit na, dapat ay sinabi mo pa rin kay Anton. Nahaplos niya ang noo.
Kahit naman walang tuwirang pag-amin sa parte niya, ay kumbisidong kumbisido na si Kuya Julian sa kung sino ang ama ni Lexie. Isabel, he had the right to know. Kahit sa anong sitwasyon, karapatan ng isang ama na malaman ang tungkol sa anak niya, wika nito. Hindi ang karapatang iyan ang nasa isip ko noon. Paano ko ba sasabihin kay Anton na, by the way Anton, ako nga pala ang kasama mo noon sa pick-up. Akala mo lang isikarin ang kasama mo. Okay, hindi pa naman siguro huli ang lahat. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Wala, wala akong balak na sabihin sa kanya. Karapatan niyang malaman, giit nito. Napahinga siya ng malalim. Sa pagkakataong iyon, ay hindi lamang si Anton ang nasa isip niya, kung hindi ang mismong anak niya. Sa edad na iyon ni Lexie, ay marunong na rin itong maghanap ng ama. At napapaniwala naman niya, itong nasa malayo lang ang ama at nagtatrabaho. Siguro pabor na rin ang kinalikhan ni Lexie, ay hindi naman lahat ng kalaro ay may kumpletong pamilya. Mayroong nasa abroad ang isang magulang at mayroon din namang hiwalay talaga. So far, kumbinsido si Lexie na hindi naman ito naiiba sa mga kalaro kung wala mang father image na nanakalakhan niya. Pero alam niya, hindi habang panahon na mapapaniwala niya si Lexie sa rason niya. Kung ano ang isasagot niya sa mas malalim na tanong nito, hindi pa niya alam. Ano ang sasabihin mo kay Lexie kapag nagsimula na siya magtanong kung sino nga ba talaga ang ama niya? Untag sa kanya ni Julian, na tila nababasa ang nasa isip niya. Matagal pa iyon, iwas niya. Isabel, isang beses ko palang nakakausap ang anak mo. Alam kong matalino siya, parang ikaw din, matalino. Huwag nga lang sanang nagiging tanga pagdating sa lalaki. Kung insulto iyon o paalala, ay hindi niya tiyak ang ibig sabihin ng kanyang kapatid. Hindi naman naglagi sa bahay si Kuya Julian niya. Umaalis din ito kasama ang asawa upang dumalaw sa ospital. Ngunit mag-isa lang na bumabalik ang ate Clarice niya. Kung saan pa nagpunta si Julian ay hindi naman ito masabi. Lalo tuloy na ligalig si Isabel. Ayaw niyang isipin na pinuntahan ng kuya niya si Anton upang ipaalam ang tungkol kay Lexie. Pero wala namang ibang laman ang isip niya sa buong maghapon kung hindi ang tungkol doon. Pinatulog muna niya si Lexie uli bago nagdesisyong pumunta sa eatery. Malapit na siya na mapansin niya ang pick-up ni Anton na nakahimpil doon. Nakasandal ito sa isang gilid na sawari ay may hinihintay. Napahinto siya, hindi niya alam kung ipipihit para umuwi na lang o lalagpasan ito. Ngunit napansin rin siya ni Anton, kumilos ito at sinalubong siya. Hi Isabel, bati nito. May inaabangan ka? Kaswal na ganti niya, samantalang punong-puno ng kaba ang dibdib niya. Parang ganoon na nga, itinatanong kita kay Eva, kasi bala ko sanang puntahan ka sa inyo. Kaso, papunta ka na raw dito, kaya naghintay na lang ako, dito sa labas para agad kitang makita. Bakit ka pupunta sa amin? Alarmado agad siya. Gusto mong makita si Lexie? Alam mo na ang tungkol sa kanya? Tila gusto niyang itanong. Makikipagkwentuhan lang sana. Busy kasi kapag nasa eatery. Busy rin naman ako kapag nasa bahay. Marami akong ginagawa. Ang pag-aalaga sa anak natin. Muli nais niyang idugtong. Para namang sinabi mo na sa akin na istorbo lang talaga ako sa'yo. Kunwain nahiya pa ito. Pero matamis naman ang ngiting gumuhit sa mga labi. Alam mo Isabel, nagtataka lang ako kung bakit parang hindi kita napapansin noon. Dahil puro si Karen ang pinapansin mo, gusto sana niyang isagot. Malayo naman ang agwat sa edad natin. Noong high school ako, college ka na. Tumawa ito ng mahina. Buti na lang idinugtong mo agad, kasi iyon naman sana ang sasabihin ko. Para namang ang tanda-tanda ko na, hipost at panghas na hinaplos ang kanyang pisngi. Bakit ba ngayon lang kita nakita? Itinago ka ba ng mama mo? He asked softly. Pakiramdam niya ay kinuryente siya sa paghaplos na iyon ni Anton. Alam niya walang ibang dapat gawin kundi ang umiwas dito. Nagsimula siyang humakbang. Maagap naman si Anton.
Bagamat bumaba na ang kamay nito, ay umagapay naman sa paglakad niya. Nagmamadali ka bang pumunta sa eatery? Tanong sa kanya nito. Baka kailangan na ni Ate Eva ang tulong ko. Abot-tanaw lang nila ang eatery. Nakikita na nga niya ang maraming sasakyan na nakaparada sa tapat niyon. Isabel, tawag nito, at naramdaman na lamang niya ang pag-abot nito sa braso niya. Para siyang ipinako sa pagkakatayo. Wala siyang nagawa sa sumunod na sandali, maliban sa mapatingin dito. At bigla ay parang nabuhay ang pandama niya. She felt the heat he was sending to her. Can I see you tomorrow? Banayad na tanong nito. Marami akong gagawin, mahinang sagot niya. Ako man, pero madali namang gumawa ng paraan. Please Isabel, I want us to get to know each other, sabi nito. Napalunok siya. Napakasimple lang naman ang gustong mangyari ni Anton, pero hindi yata ganoon kadali na mapaunlakan iyon. If only this was happening 5 years ago, baka sakali ay naglulundag pa siya sa tuwa. Pero sa oras na iyon, frustration ang namayani sa kanyang dibdib. Pansamantala lang ako dito, Anton. Napangiti si Anton na tila gusto niyang pagsisihan na iyon pa ang isinagot niya. Hindi naman problema iyon, Isabel. Kung babalik ka man sa Maynila, so what? Sa palagay mo ba gaano kalayo ang Maynila dito? At ano ang ginagawa ng telepono? We could easily stay in touch or see each other. Minsan pa ay hinaplos nito ang kanyang pisngi. It was so tender. Para bang hinihikayat niyong ipikit niya ang kanyang mga mata. She did. Ngunit kasabay ng pagpikit ng mga mata ay ang malakas na pagtunog ng warning bell sa likod ng kanyang isip. Bigla siyang napamulat upang mapasinghap na lamang nang matuklasang halos pantay na ang kanilang mga mukha. His eyes was lingering on her and his lips was just an inch away. Anton, she whispered. I can no longer control myself, Isabel. I'm going to do the things I've wanted to do the moment I laid my eyes on you. Hindi na niya kailangang itanong kung ano iyon. It was inevitable, especially when she was saying those words against her lips. The moment he began kissing her, she awake to the fact that she was also a woman. Sa lumipas na panahon, ay tila natali siya sa pagiging isang ina sa kanyang anak. At kung anuman ang damdamin pansamantalang nahimlay sa ubod ng puso niya, ay unti-unting ginigising ngayon ng bawat tampi ng mga labi ni Anton. Siguro nga, may hangganan ang katalinuhan, sapagkat pagdating sa lalaki, particular na kay Anton, na tanging lalaki sa buhay niya, nakalimutan niya ang realidad. Sa halip na gumawa ng distansya at pigilan si Anton, tumaas ang mga kamay niya upang yumakap dito. Isang ungol ang kumawala kay Anton. Naramdaman niya kung paano siya nito isinandig sa gilid ng pick-up at lalong pinalalim ang halik. When his tongue probed the inside of her mouth, she kissed him back. Pakiramdam ni Isabel ay tinangay siya ng isang dambuhalang ipo-ipo. She was 5 years older. She should be wiser, pero sa mga bisig ni Anton ay parang wala rin nagbago. Sa isang haplos lamang nito ay kagyat nang tumatakas ang lakas sa kanyang mga tuhod. She was melting in his arms. The proof of his arousal pressed hard between them. At least, they were both torment. Dumako ang isang kamay nito sa kanyang balakang. Tumuin iyon upang kabigin pa siyang lalo palapit dito. Hindi na napigil pa ang impit na daing sa kanyang lalamunan nang dumama ang isang palad nito sa kanyang dibdib. She felt her nipple became stiff at nang maramdaman nito ang pagbabagong iyon, ay siya namang pinagtuunan nito ng atensyon. Isang malakas na busina ang gumulat sa kanila. Nagdaan lamang ang isang sasakyan na wari ay mayroong hayop na pinatatabi. Kasimbilis ng pagbusina, ay siya namang paglagpas nito. The mood was gone. Kahit na nang minsan pa siyang abuti ni Anton, ay hindi na niyo nagawang ibalik pa ang dati. Hiyang-hiya naman ang kanyang pakiramdam. Prantikong inayos niya ang sarili habang iwas naman na makasalubong ang tingin ni Anton. Baka naiinip na sa akin ang Ate Eva. Halos paos na tinig niya. Anong oras susunduin kita bukas? Tanong ni Anton. Nakakalimutan ko iyon. Huwag na lang. Aniya, mahirap pumasok sa relasyon. Nasubukan mo na ba? Don't tell me. Baliwala lang ang nangyari.
huwag mo ring sabihing simula ng relasyon. Ikinipit niya ang balikat na tila pangkaraniwan, aniya at mabilis na lumayo. Somehow, naghihintay siyang kay Anton, subalit hanggang makalapit na siya sa itiri, hindi ito sumunod sa kanya. Napabalikwas na naman ang bangon si Anton. He muttered something bago tuluyang tumindig. Pabagsak siyang naupo sa silyang bakal sa veranda. Ang sampung daliri niya ay halos nakasambunot sa kanyang buhok. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Subalit siya rin ang nakakaalam. Pumikit man siya o dumilat ay hindi mabubura ang imaheng buhay na buhay sa isipan niya. Para siyang tinutorture ng halik na pinagsaluhan nila ni Isabel. Worst, parang humahalo na iyon sa panaginip na patuloy na gumagambala sa kanya. Sa tanang buhay niya, tanging halik na pinagsaluhan nila ni Isabel, ang imposible niyang makalimutan. It was the most explosive kiss he had ever experienced. Parang may sumabog na dinamita sa pagitan nila. Tila gulong-gulong na ihilamos niya ang dalawang palad sa mukha. Isinandig niya ang ulo sa pader, tumitig sa kawalan. Hindi niya alam hanggang kailan mangyayari sa kanya, na basta na lamang napapabalikwas nang hanggang dinaranas niya iyon, alam niyang gising ang diwa, ang detalye ng kanyang panaginip. It was really perfect dream nang maugnay ang buhay niya sa panaginip na iyon. Hindi niya alam kung problema iyon, baka kailangan na, sure it had satisfaction. Pero ang inaasam pa niyang maranasan ang kagaya ng panaginip niya, isang kisap mata, tila biglang luminaw ang anyo ng brown eyes. Nakabaka sa mga mata niyang pangangkin. The next glinted her own pleasure. Then it was gone. Parang mabilis lamang na dumadaan sa kanyang mga paningin. Napaungol si Anton. Ngayon niya higit na natiyak na hindi si Karen iyon. Pero bakit ba hindi muna ganap na narehistro sa isip niya ang anyo ng babae bago tuluyang nawala? Tila mababaliw na siya. Isang magandang balita na bumuti ang katawan ni Ma'am Pablo. Ineschedule agad ito ng doktor para mailuwas sa Maynila. Ipinatawag muna silang lahat sa ospital, kahit na nga ba limitado lamang ang maaaring makapasok sa kinalalagyan nito. Mauna na kayong pumasok na mag-ina, uwi ka ng mama niya sa kanila ni Lexie. Sasamahan mo akong umuwi pagkatapos. Kahit naman ilang beses na siyang nakadalaw sa ama, may kaba pa rin ang dibdib niya nang tunguhin ang kwarto nito. Mahigpit niyang akay si Lexie. Wala namang mababaka sa anyo ng bata, maliban sa kuryosidad at kasabikang makita ang lolo. Papa, bati ni Isabel. Lolo, wika ni Lexie. Isang ngiti ang isinukli doon ni Ma'am Pablo, kung ano-ano nakakabit sa katawan niya. Kay ganda ng anak mo, mahina ang katuwa ang tinig nito. Napangiti siya, subalit mayroon namang agam-agam. Isabel, patawarin mo ako. Alam kong pinabayaan kita. Uwi ka ni Ma'am Pablo. Hindi papa. Nabasag ang tinig ni Isabel. Ako po ang patawarin ninyo. Saka hindi ninyo naman po ako iniwan. Alam ko na rin pa rin po kayo. Paano kayong mag-ina? Pinalaki ko po siya ng maayos. Ang ama niya. Napalunok si Isabel sa naging tanong ng kanyang ama. Parang hindi niya magagawang magsalita. Kaya isang iling ang ginawa niya. Kung wala siyang alam, ipaalam mo. Sa kabila ng panghihina, ay bakas naman ang tigas sa utos nito. Kitanggapin o hindi, ang importante, ginawa mong ipaalam sa kanya. Huwag mong pababayaan ang anak mo. Pangako papa, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Delikado ang operasyon. Makakatawid ka papa, ipinapanalangin po namin. Pagpapalakas loob niya sa kanyang ama. Saan po tayo pupunta? Tanong ni Isabel sa ina ng palabas ng hospital. Ipinaiwan ni Aling Rodora si Lexie sa mga kapatid niya at kung saan ito magpapasama ay hindi niya alam. Sa halip na sagutin siya ay pinara nito ang isang tricycle. Dalhin mo kami sa Hacienda Cordova, anito sa driver. Hindi niya alam kung naringgan lamang iyon ni Isabel, pero hindi pa man siya nabibingi. Mag-aano po tayo doon? Hindi nakatiis na tanong niya, nanlula na sila. Nag-offer si Anton na ipapahiram yung van nila. Total ay wala naman daw gumagamit. Mainam na raw iyon na may nakaantabay na sariling sasakyan habang nakakonfine ang papa mo sa Maynila.
Nandiyan naman ho iyong owner natin ah. Confused na wika niya. Surface iyon ang itire. Sa kami usapan na yata sina Anton at Julian. Sila ang magkausap tungkol sa sasakyan. Nagkasabay silang dumalaw sa ospital kaninang umaga. Napatango na lamang si Isabel. Sa tono naman ng kanyang mama, ay wala nang ang gagawin pa, kundi ang magpa-unlock na lang sa naturang alok. Mabait iyan si Anton, matulungin pa. Maya-maya ay sabi nito, alam mo bang nag-open pa iyan ng tukol sa pera? Ako nga lang ang tumanggi, dahil bukod sa nakakahiya, ay meron din naman tayong ipon. Pero masarap na rin iyong sa pandinig, at least, ano't anuman, meron tayong siguradong matatakbuhan. Hindi siya kumibo. Ang nasa isip niya ay kung paano makakaharap kay Anton. Pagkatapos nang nangyari ng nagdaang gabi. Pero pansamantala ay nakalimutan niya ang iniisip nang matanaw ang arko sa bungad ng solar ni na Anton. Iyon ang unang pagkakataon na makakapasok siya roon. Pagamat hindi na mabilang ang beses na tinatanaw niya iyon mula sa malayo. Buhat sa arko ay hindi matatanaw ang bahay. Pakurba ang daan at ilang sandali pa bago nabuo sa paningin niya ang isang malaking bahay. It looked like an old Spanish villa. Hindi nga lang nakakatakot pagmasdan sapagkat bakas ang regular na pagmimintina. Kahit na luma ang disenyo ng balustre ay halata namang sinisinop ng linis. Malawak din ang hardin. Alam niya, hindi iyon ang hangganan ng asyenda. Baka nga iyon pa lang ang harapan. Wala siyang makita, isa mang baka sa paligid. Malamang isa bandang likuran. Nakasuga ang mga iyon gaano man karami. Dito na lang kami, narinig niyang wika ng ina sa driver. Huwag mo na kaming hintayin. Hindi na nila kinailangan magpatao po. Buhat sa tagiliran ng bahay ay lumitaw si Anton, who looked so handsome in his faded maong pants. May ilang sandali na parang pumalya ang tibok ng puso niya. She wanted to look away. Subalit tila naman siya namamagnito ng karisma nito. Magandang umaga sa inyo. Mainit na agad na bati nito bago pa man ganap na makalapit sa kanila. Pumasok muna tayo, anyaya nito. Isang pranilang basahan ang nasa kamay nito. Sa anyo ay hindi basta lamang naghihintay sa kanila. Sa malapitan ay natanto niyang hindi na bago ang alas 10 sa routine nito. May kung ano nang dumi sa damit at katawan. At tagaktak na rin ang pawis. Palatanda ang bago pa man sumikat ang araw ay abala na ito sa trabaho. Huwag na, sabi ng doktor ay ililipat namin ang tao ko ngayong makapananghalian. Wika ng kanyang mama na hindi tuminag sa kinatatayuan. Agad naman itong tumango. Ipinahanda ko na nga ho ang sasakyan. Ako na mismo ang nag-check ng langis at preno. Paano ba ito Anton? Nakakahiyaman. Wala hong problema doon Aling Rodora. At sa kauna-unahang pagkakataon ay bumaling ang tingin nito sa kanya. Si Isabel na ba ang magmamaneho? Ilang sandali lang sinalubong ni Isabel ang tingin nito at iniiwas na rin ang mga mata. Napakakaswal lang ng usapang iyon pero higit siyang apektado sa nangyari na nagdaang gabi. Magkakilala na pala kayo. Siya ho ang naaabutan kong nakatao sa itiri kapag napapadaan ako doon. Siya nga pala. Kinausap ko na ho si Elmo. Sabi ko siya na muna ang umalalay sa inyo. Sus, lalo nang nakakahiya. Pahiram na ng sasakyan ay may kasama pang driver. Talaga hong kasama sa package si Elmo. Pabirong sabi ni Anton. Assistant siya ng mama. Ngayon nakabakasyon si mama sa kapatid niya sa Auckland. Libreng-libre si Elmo. Saka dapat lang ho iyon. Mahirap namang puyat na kayo sa pag-aasikaso ng pasyente. Ay meron pang intindihin na sasakyan. Ibawas ninyo na iyon sa alalahanin. Kung sa bagay, kami lang ni Maria ang magpapalitan sa ospital. Si Julian ay malamang na bumalik na din agad sa trabaho niya. Di wala na pala akong gagawin, kundi magpasalamat na lang. Saka na siguro ako makakaganti sa iyo. Hindi na ho natin kailang ng pag-usapan iyon. Teka ho, ipapalabas ko lang kay Elmo ang van. Ilang sandali pa ay pasakay na sila ng van ng kanyang mama. Aling Rodora, kung pwede lang ho sana napaiwanan ko si Isabel. Kapwa sila na biglang mag-ina. Ilang sandali na natigilan si Aling Rodora at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Subalit walang salitang lumabas sa mga labi nito. Pagkuway ay siya ang tiningnan nito.
Si Isabel man lang ho ay maaya kung dito man ang halian, susugpa ni Anton. Bahala ka Isabel, total naman ay nagkausap na kayo ng papa mo. May talim ang sulyap na ginawa niya kay Anton. Sinalubong naman siya nito ng tila, nagdidiwang na tingin. Alam marahil na hindi siya makakatanggi dahil na rin sa kabutihang ipinagkaloob nito sa kanila. Ako na ho ang maghahatid mamaya kay Isabel, wika pa ni Anton, sa may edad na babae. Siya sige, huwag lang masyadong matagal ha, bili na Aling Rodora at umandar na din ang sasakyan. Alas 10 pa lang, hindi ba maaga pa para magtanghalian? Hindi na niya naitago ang Smith sa tinig nang bumaling kay Anton. Ngumiti lang ito. Sa kagaya kong alas 5 ng umaga kung mag-almusal, hindi na maaga ang alas 10 para kumain uli. Halika sa loob, ayan ni Anton. Pagkakataon ko na ito na mailibot ka man lang dito sa lugar ko. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Come on, tila naaaliw naman na wika nito. Huwag kang mag-alala, makakalabas ka pa rin naman ng buhay, tudyo pa nito. Sino ang kasama mo dyan? Tanong niyang nilinga ang bahay. Hinawakan siya nito sa siko at iginaya papasok. Si Nana, ipapakilala tuloy kita sa kanya. Maaliwalas ang buong bahay. Nasa tamang pwesto ang mga muebles at ubo ng linis ang buong paligid. Nalalatagan ng carpet ang matayog na hagdan. Kung ilan ang kwarto sa itaas ay hindi niya alam. Tatlo ang pinto ang naaabot ng kanyang tingin, pero may palagay siyang higit pa roon ang dami. Paglagpas nila sa sala ay maroong malapad na entrada na tila patungo sa isang estadi. Prominente sa dingding doon ang malaking kwadro ng family portrait ni na Anton. Nasa ibabaw naman ang antique chest, ang mga framed na pictures na kuha sa iba't ibang okasyon. Wala isa man doon ang larawan kasali si Karen. Bagay na agad niyang napuna at nagbigay ng kasiyahan sa dibdib niya. Kilala mo naman siguro ang mama. Iyan ang latest pictures niya. Kakapadala lang niya noong isang linggo, ani ni Anton. Nang mapansing tutok ang tingin niya doon, dinampot pa nito ang kwadro at iniabot sa kanya. Kapatid niya iyang nakaasul, mga pinsan ko naman iyan. Alam mo, buhat ng mabiyuda ang mama 2 years ago, pabalik-balik na lang siya sa Scotland. Binibiro ko nga minsan na ang papa na lang yata ang mahal niya. Iniwan na niya akong mag-isa dito. He made a short laugh. Siya naman ang nagbalik ng kwadro sa kinilalagyan niyon kanina. Bakit walang picture si Karen dito? Hindi na niya nasupil pa ang kuryosidad. Nandiyan iyong wedding pictures namin. Pagkatapos na naghiwalay kami, napansin ko na lang isang araw na wala na diyan. Ewan ko kung kailan at sino ang nagtanggal. Kung sa bagay, tama lang siguro iyon. Total ay pinutol na namin ang tali sa isa't isa. Wala siyang itinugon doon. Balang araw, may papalit din sa litratong nawala. At madadagdagan pa, iyong magiging mga anak ko. Dadamihan ko, mahirap iyong sulo ang anak eh. Puno ng pangarap na wika nito. Tila naman siya nabundol sa tinura na iyon ni Anton. Sinulya pa niyang muli ang mga larawan doon at pakiramdam niya ay mabubuwal siya na mapagmasdan ang isang larawan. Hindi niya iyon nakaagad napansin kanina sapagkat natatabingan ang nasa unahan. Sa isang iglap ay tila biglang nasali doon ang baby pictures ni Lexi. Ako iyan, wika ni Anton at itinuro pa ang larawang tinitingnan niya. 9 months pa lang yata ako dyan. Sawari ay may pumikig sa kanyang lalamunan. Magkamukhang magkamukha talaga ang mag-ama. Para noon lamang niya naramdaman ang sundot ng konsensya. Isang bahagi ng buhay ni Lexi ang ipinagkait niya habang inililihim niya kay Anton ang tungkol sa anak nila. Ang ama ay may karapatang malaman. Tila may umukilkil sa likod ng utak niya at marahil ang karapatan ding iyon ang ipagpipilitan ni Lexi kapag lumaki na ito. Iniwas niya ang tingin doon, subalit alam niya, lalo na at nakatungtong siya sa bahay na iyon, bawat maabot ng kanyang tingin ay nagpapaalala na may karapatan din si Lexi sa mga iyon. Bigla ay parang nais niyang umuwi, hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi sila mayaman, ang buhay na naibigay niya kay Lexi ay sapat lamang marahil upang guminhawa ng kaunti.
Pero kung magkakaroon ng pagkakataon si Anton na maging ama kay Lexie, alam niya, higit na mas magiging maalwan ang buhay ni Lexie. Pero higit sa material na rason ang nagdudulot ng bigat sa dibdib niya. Paano nga ba? Hindi naman siya makakapayag na magkahiwalay silang mag-ina. Pero paano kung ang interest lang ni Anton ay ang anak kapag nalaman nito ang tungkol doon? At higit kailanman, ngayon higit na malakas ang buyo na kailangan na niyang ihantad ang lihim niyang iyon. Are you alright? May pag-alalang baling sa kanya ni Anton. Tila natural na bagay na lang na abutin siya nito at haplusin sa pisngi. Malungkot siyang umiling. Wala, may naisip lang ako. Mahinang sagot niya. Kung hanggang kailan siya makakapagkaila sa totoong nararamdaman, ay hindi niya alam. Pero malakas ang palagay niyang hindi rin naman iyon magtatagal at mapipilitan din siya. Naiintindihan kita. Banayad naman na wika sa kanya nito. Ganyan din ang nararamdaman ko noong nang malubha ang papa. Every second was a torture. Hanggang sa huling sandali, hindi kami bumitaw ng mama. We still wanted him around. Pero minsan may ibang dahilan ang nasa itaas na hindi natin alam. Let's hope na iba ang kaso ng papa mo. Sana ay makaligtas siya sa operasyon. Nangilid ang luha niya. Tila nakadagdag pa iyon sa bigat ng dibdib niya. Sapagkat sa mga sandaling iyon, aaminin niyang nakalimutan niya ang tungkol sa sariling ama. Makasarili siguro siya. Sapagkat wala siyang ibang nasa isip. Kung hindi ang tungkol sa kapakanan niya. Wala namang salitang kinabig siya ni Anton. Ikinulong siya nito sa dibdib habang masuyong hinahagod ang kanyang likod. Hindi niya inaasahan ang kilos na iyon. Yet it touched her deeply. It was deeply enough para naman hindi niya napigil ang pag-agos ng mga luha. Isabel, pabulong na tawag nito. Alam nitong umiiyak siya. Sa mabilis na sandali ay nagawang basain ng luha niya ang damit nito. Subalit masigit, nabuhos ang atensyon niya sa pag-iyak. Sa sandaling bumukal ang mga luha niya, ay tila sabay-sabay na ring umaagos ang lahat ng pagabag na itinatago niya sa dibdib. Iniiyakan niya ang sundot ng konsensya sa mga pagkukulang niya bilang anak. Alam niya, bagamat narinig na niya mismo sa mga labi ng ama ang pagpapatawad, ay hindi pa rin ganap na gumagaan ang kanyang dibdib sa bagay na iyon. At umiiyak siya. Lalong-lalo na para kay Lexie. Ngayon niya iniisip kung tama nga ba ang ginagawang paglilihim ng presensya nito sa mismong ama. How could she make up for all those lost years between father and daughter, lalo na at isusumbat sa kanya ang tungkol doon? She felt more confused. Mabilis niyang hinagod ng likod, nang palad ang mga pisngi at umunat ng tayo. Pasensya ka na, mahiyang sabi niya kay Anton. Kasabay ng paglalagay ng distansya sa pagitan nila. Ngumiti ito. Mainam nga iyan. Kung hindi mo naman masabi sa iba, at least, nailabas mo na rin sa ibang paraan. Ngumiti siya, pero patuloy naman na may umaalong luha sa mga mata niya. Parang hindi pa nais tumigil. At hindi iyon maampat sa pagdidiin niya ng daliri sa sulok ng kanyang mga mata. Let me, mahinang sabi ni Anton. Nambilis na nakapagpalabas ng panyo buhat sa bulsa nito. Kukunin nga sana niya iyon, subalit ito ang nagkusang magtuyo sa kanyang mga mata. He pressed gently at dagdag na hiya, marahil kaya tuluyan na naampat ang luha niya. Salamat. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya upang hagkan pa si Anton sa pisngi. Magaan lamang iyon, isang mabilis na dampi na tila sa hangin lamang tumama. But Anton took the opportunity bago pa man niya nagawang ilayo ang mukha ay maagap nang tumaas ang kamay nito sa kanyang batok. Banayad siya nitong kinabig palapit dito and he was sure of what he wanted to do. Sa isang idlap ay magkalapat na ang kanilang mga labi. Kay gaan lang ng halik na iyon sa simula lang nang hindi siya gumawa ng kilos upang umiwas ay saka pa lamang iyon nadagdagan ng diin. As the kiss grew deeper, lahat ng sensasyong naramdaman niya ng daang gabi ay kagyat na nanumbalik. Minsan pa ay naramdaman niya ang panlalambot ng mga tuhod. The heat and the passion between them was there as always, but she felt a new dimension was added.
they were connecting more than as male to female. Parang hindi basta sexual chemistry lamang ang namamagitan sa kanila. Yet the chains lent an increased intimacy to their kiss. At tila nagpatuloy ito, magpakailanman. Nagulantang lang sila sa malakas na pagsara ng pinto buhat sa kusina. Mabilis sila naghiwalay subalit. Hindi pumayag si Anton na lumaki ang distansya sa pagitan nila. Kaagad na naiyakap nito ang braso sa kanyang baywang. At sa bahagyang pagdiin, ay naigiyas siya nitong humakbang. Tara sa kusina. Tiyak na hinihintay ni Nana Patring na ipakilala kita sa kanya. Oras pa lamang ng karaniwang tanghalian ay lula na sila ng pick-up ni Anton upang ihatid siya. Sadya nga marahil na iba ang takbo ng orasan sa rancho, kahit na ang mga trabahador doon ay sanay na maaga ang kain. Sa dining room sila ipinaghain ni Nana Patring at kahit na anong aya niyang saluhan sila nito ay hindi niya napapayag. Mas gusto nitong magsilbi sa kung anumang kakailanganin nila. Simple lang ang nakahain. Ipinagpaumanhin pa nga ni Nana na hindi ito nakapagluto ng espesyal na putahe. Sinisipa si Anton na hindi man lang daw ito sinabihan na mayroong darating na bisita. Pero para kay Isabel, espesyal na ang pagkakatinula ng native na manok. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling ginanahan ng husto sa pagkain. Ang alam lang niya ay halos hindi na siya makatayo sa kabusugan nang matapos silang kumain. Dadaan nga pala ako mamaya sa eatery, nandoon ka ba? Basag ni Anton sa katahimikan sa biyahe nila. Malamang, parang ganoon na ang naging rutina namin ni Ate Eva. Siya sa araw hanggang sa oras ng hapunan. Ako naman ang papalit habang natutulog siya. Mga alas 8 na ako pupunta. Sige, ililibre kita ng kape. Nakangiting sabi niya. Magandang balita iyan. Refillable ba? Tudyo pa nito. Kung kaya mo bang ubusin ang isang punong takore, walang problema sa akin. Sakay naman niya. Saan nga pala kita ihahatid? Tanong nito maya-maya. Sa itirin na lang, mabilis na sagot niya. Agad niyang kinatakutan kung doon siya sa bahay nila ihahatid ni Anton, ay aabutan nito sa bakuran nila si Lexi na naglalaro. Bagaman mas malaki na ang posibilidad na ipagtapat niya kay Anton ang tungkol kay Lexi, hindi pa man siya ganap na handa na magkita ang dalawa hanggat hindi niya na ipagtatapat kay Anton. Ihahanda rin niya ang loob ni Lexi. At kung paano niya bubuksan ang paksang iyon kay Anton, ay pag-iisipan pa niya ng ilang beses. Hindi ba dapat ay sa bahay na para makapagpahinga ka muna? Sasaba ka na naman sa puyat mamaya. Concerned na wika nito. Sa itirin na lang, pilit niya. Okay, pati anod na lang nito. Bago pa man lang mag-alas 8 ay pasulyap-sulyap na si Isabel sa entrada ng itiri. Hindi maikakailang hinihintay niya si Anton. Gayong magkasama lang sila kanina, eh sabik pa rin siyang makita itong muli. Ultimo kaping barako ay hinihintay na ito. Siya ang mismong nagtimpla niyon. Kanina pa iyon kumukulo, pero hindi niya inalis sa apoy. Para bang sandaling awatin niya ang gatong ay kagyat iyong lalamig. Nilingan niya ang takore. Patuloy ang mahinang pagsubo niyong bunga ng atay-atay na apoy. Nang sa wakas ay iluwan ng pintuan si Anton, ay automatiko nang sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Tila naman hindi na siya kailangang hanapin ni Anton. Kaagad ay sa kanya na ito nakatingin. At kagaya niya, ay waring lalanggamin din ang tamis ng taglay na ngiti nito. Ikiklaim ko na iyong libre mong kape, pabirong sabi nito, nang makalapit. Sure, abot-abot na ang mga kulo. Ewan ko lang kung hindi pa malapnos ang dila mo. Aba, huwag naman. Naupo ito sa high chair na pinakamalapit sa kanya. Kumusta? Kung si Papa ang gusto mong tanungin, hindi ko pa masabi. Katatawag lang ni Ate Maria. Nasa OR pa daw. Matagal na operasyon daw iyon. Tumango ito. How about you? Kumusta ka na? Saglit siyang napipilan. Nasisense ba ni Anton na sa buong maghapon ay hindi siya halos mapakali. Mula pa kaninang maghiwalay sila, ay pinlano na niya sa isip kung paano ipagtatapat kay Anton ang tungkol kay Lexi.
madali lang buuin ang mga salita. Ang hindi niya alam ay kung paano iyon sasabihin dito. Kung pagtitigasan nito ang katwiran si Karen ang kasama nito ng gabing iyon, ay tiyak na masasaktan siya. Pero sigurado ay hindi na rin mababaling sa kanya ang sisi. Gagawin niya ang paraan para ipaalam dito ang tungkol kay Lexie. Na kay Anto na iyon kung paniniwalaan niya. Ang huling naisip ang nagpalakas ng loob niya. Basta nakakatiyak siya, anuman ang mangyari, ay hindi sila magkakahiwalay ng anak. Gusto mong samahan ko ng buko pa'y ang kape mo? Sabi niya nang mapansing nakatunghay ito sa kanya. Sige, hindi ko nga dinamihan ng kain para kahit anong ialok mo sa akin dito ay masulit. Sandali ha, ang nasa isip niya ngayon ay kung kailan kukuha ng tiyempo para sabihin iyon kay Anton. Alam niyang hindi maaari sa lugar na iyon, pero desidido na siya ngayon na ipaalam dito ang lihim na iyon. Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Casual na tanong ni Anton nang ihain niya ang pagkain dito. She glanced at him. Hindi ganoon kadali iyon. Bakit ikaw? Nag-asawa nga pero nagkahiwalay din naman. Balik na tanong niya dito. Sabi ko nga, hindi naman pala madaling pasukin iyon. Tudyo nito. Imposible na sa kaso ninyo ni Karen. Hindi ba para kayong telenovela? Iyong itinadhana na. Inilibot niya ang tingin. Walang masyadong customers. Makakapag-usap sila ng husto ni Anton. Napatawa ito ng mahina. Akala lang siguro iyon. Akala? Susog niya. Hindi ba at in love na in love kayo sa isa't isa? Aware siyang nagiging personal na ang tanong niya. Pero malakas ang dikta sa loob niya na kailangang malaman niya ang tungkol doon. Humikap muna ito ng kape. Noon siguro, malabong sagot nito. Pero posible din namang ma-fall out of love, di ba? Nangyari sa inyo iyon. Bakit ka pa nagpakasal kung tatabangan ka rin pala? Isang paghinga ang ginawa nito. Noong ayain ko siya ng kasal, I was very much convinced that I'm in love with her. Bakit nawala? Urirat pa niya. Hindi pagkakatugma, napatitig ito sa kanya. Dapat ko bang sabihin sa iyo? Tila naman napahiya siya sa malumanay ang tono nito. Sorry, sabi agad niya. Hindi ko naman gustong manghimasok. Anyway, it's not my business. Pero puno ng pagtanggi ang isip niya sa huling tinura niya. Payak itong ngumiti. I don't mind you asking. Ayoko lang sanang ungkatin pa pero alam mo na. Iyong kaunting sinabi ko sa iyo, marami na rin iyan kung tutuusin. Sa iyo ko lang naman nasabi yung tungkol sa amin. Ewan ko ba, ikinibit nito ang mga balikat. Hindi ako naniniwala. Ipinaanal ninyo ang kasal ninyo. Imposible namang wala kayong rason na sinabi sa abogado. Hinayaan ko si Karen sa bagay na iyon. Nakikooperate lang ako. Psychological incapacity raw ang parte ko. So be it, katahimikan sa pagitan nila. Bakit ka nasa Maynila? Hindi mo gusto ang buhay probinsya? Tanong nito pagkuway. Nandoon ang trabaho ko eh. Pwede ka na rin magtrabaho dito. See, dito lang sa business ninyo. Temporary lang ako rito. Pag nakaraos ang papa, alam mo namang siya ang mismong namamahala dito. Ibig sabihin, talagang aalis ka rito. Tila magkahalo ang kalungkutan at pagtutol sa tinik nito. Wala namang bagay na sigurado, malabong sagot niya. Maya-maya ay dumami na ang mga customers sa eatery. Gustuhin man nilang mag-usap pa ay mahirap na. Maski si Isabel ay pansamantalang iniwan ang kaha upang harapin ang mga bagong dating. Pero hindi umalis si Anton. Matiyaga ito naghintay hanggang sa makabalik uli siya sa kaha. Isabel, sabihin mo nang makulit ako pero open pa rin ang imbitasyon ko. Kailan mo pala ako pagbibigyan? Napatitig siya rito. Hindi kaya iyon ang tamang pagkakataon. Pwede sigurong bukas, gayon man ay medyo pakipot pang sabi niya. Shoot, tuwang sabi nito. Magpapagayak ako kay Nana ng pagkain. Doon tayo sa picnic group. Anton, meron din sana akong gustong sabihin sa iyo. Tamang-tama, pangkaraniwang araw bukas. Hindi masyadong matao doon. Anong oras kita susunduin? Dito na lang tayo sa itiri magkita. Hanggat hindi niya nasasabi kay Anton ang tungkol kay Lexie, ay hindi niya mahahayaang itong pumunta sa bahay nila. Bandang alas 10,
okay lang sa'yo? Kahit anong oras, okay lang sa akin. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Anton. Inihatid niya ito ng tanaw at nang ganap na mawala sa paningin niya ay saka siya bumunot ng isang malalim na paghinga. Kung ilang beses din niyang sinabi sa sarili na tama lang ang desisyon niyang sabihin na bukas kay Anton ang lahat. Mami, aalis ka? Nakatanghod sa kanya si Lexie habang nagbibihis siya. Akala ko magduduyan tayo. May pupuntahan lang ako sandali anak. Pagbalik ko, magduduyan tayo. Pangako. Napatingin siya sa Kisame. Sa lahat ng bata, si Lexie ang dapat pinangangakuan maliban na lamang kung matutupad. Promise anak, kiss mo na si mami. Tumalima naman ito. Masuyo niyang hinagod ang buhok nito bago inakay lumabas ng silid. Si Narubi at Daven, muna ang kalaro mo, okay? Huwag kayong mag-aaway. Bilin pa niya. Hindi po. Umalis na siya. Nangangati siyang buksan kay Lexie ang paksa tungkol sa ama nito. Subalit nagpigil siya. Parang nais muna niyang malaman ang magiging reaksyon ni Anton. If things came to worst, baka sa bandang huli ay makabuti pang wala mo nang alam si Lexie. Bakit dito? Tanong niya kay Anton nang makitang lihis sa daan patungong picnic grove ang tinutugma nila. Sa matuling pagmamaneho nito ay nakita niyang papasok sila sa hasyenda. Nalaman ni Nana na ikaw ang kasama ko. Hindi pumayag na hindi dagdagan ang pagkain. Hindi pa naigayak lahat, so sinundo na muna kita. Nag-alala akong mainip ka at magbago ang isip mo. Ngumiti ito. In a moment, faster than snuff of a finger, she saw mischief in his eyes. Inihinto nito sa mismong harap ng Filia ang pick-up. Buhat naman sa tagiliran ng bahay ay nakita niyang lumitaw si Nana. Matamis ang ngiting nakaguhit sa mga labi nito. Isabel, may lakad pala kayo ni Anton. Gusto kitang patikimin ng sinaing na tulingan kaya sabi ko kay Anton ay maaatraso ng kaunti ang lakad ninyo. Pasensya ka na kung mainip ka ng kaunti. Kanina ko pa naman iyon isinalang. Nakakahiya naman ho yata sa inyo. Iyon lang hong inihain ninyo sa akin kahapon ay sobra na. Kung nadadayet ka man, makakalimutan mo iyon kapag natikman mo ang sinaing ni Nana, sabad ni Anton. Siya, diyan na muna kayo at iaayos ko lang ang babaunin ninyo. Iniwan na sila nito. Nang umibis si Anton ay lumigid sa tapat niya, sa loob na tayo maghintay. Nakaalalay agad ito sa pagbaba niya. At sa halip na bitawan siya ng makababa, ay lalo lang lumiit ang pagitan nila. Saglit na nagkahawak ang kanilang mga kamay, ngunit pagkaraan niyon ay mabilis na pumulupot ang bisig nito sa kanyang baywang. Batid niya ang init na nanginginig between them. At isa pang pagkakataon ay daman niya sa sariling katawan ang labis na epekto ng pagkakalapit nilang iyon. Gusto niyang umiwas subalit tila na paghandaan na iyon ni Anton. Lalo pang humigpit ang yakap nito sa kanyang baywang. Anton, tawag niya at huminto sa paghakbang. Naroon na sila sa gitna ng sala. Lubhang tahimik ang paligid na tila wala namang tao roon maliban sa kanila. Yes, sweetheart, lingon agad sa kanya nito. He was teasing sapagkat sa paglingon iyon ay agad na dumaplis ang isang halik nito sa kanyang mukha. Iyong sasabihin ko sana sa iyo, mahinang wika niya. There, nabuksan na niya. Ngunit kung paano itutuloy iyon ay noon lamang niya natuklasan na hindi pala ganoon kadali. What's that? He asked. Pumikit ito upang mapaharap sa kanya. Ang kamay nitong nakayakap pa rin sa kanyang baywang ay bahagyang dumiin upang lalo pa siyang mapalapit dito. For one moment, nakulong lahat sa lalamunan niya ang susunod na sasabihin. Tila na magnito naman siya kay Anton. Halos mamungay pa ang mga mata niya sa paghihintay ng pagbaba ng mga labi nito sa kanya. Pero bago ganap na lumapat iyon sa kanyang mga labi, ay napaigtad siya. Nahigit niya ang paghinga at gumawa ng isang distansya. Anton, it's alright, Isabel, sabi agad nito at pinagmasdan siya. Ito ang magiging unang pagkakataon mo, hindi ba? Napalunok siya. Anton, don't tell ako. Come on, Isabel. Bakit natin pagkakaitan ang ating mga sarili? We both know this is inevitable to both of us.
Every time we kiss, we almost exploded. No, tutol niya. Niyakap siya nito. I understand your confusion, Isabel. Pero wala kang dapat na ipag-alala. Everything will be alright. Kasabi ng pagtulak niya dito, ay siren niyang pag-atras. Naging mapuway pa ang kanyang tindig kung hindi lamang siya maagap na nakahawak sa sandala ng isang silya. Isabel, tumaas ang kamay ni Anton upang sawar ay abutin siya. Subalit tila nagbago ng isip at pinanatili na lamang iyon sa tagiliran. Napabuntong hininga siya. Hindi na ako virgin. Nagkakamali ka ng akala. Kumunot ang noon nito subalit kaagad ding napawi iyon. Gumawa ito ng isang hakbang palapit sa kanya. Well, wala naman akong nakikitang problema doon. I don't apply double standard here, Isabel. Ipinako niya sa sahig ang tingin. May anak na ako. Tayo. Gusto sana niyang itama. Ilang saglit na katahimikan ang nagdaan. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niyang nakalapit na sa kanya si Anton. Isabel, hindi problema sa akin iyon. Look, alam nating pareho na hindi pa tayo nagkakakilala ng husto. Marami pa tayong matutuklasan sa isa't isa. Pero kung ang anak mo ang inaalala mo, I'm telling you, ipanatag mo ang loob mo. This is no longer a Victorian era. Karaniwan na ang bagay na iyan, sweetheart. I want you. I still want you. Sa kabila ng sinabi mo ngayon. Napapikit siya ng mariin. Anton, hindi ganoon kadali iyon. Bakit? You're still single, hindi ba? O may kaugnayan pa rin kayo ng ama ng anak mo? Dumiin ang mga daliri niya sa sandalang kinapapatungan niyon. Dama niya ang namamasa na pawis ng mga palad niya. Pero alam niyang nakasuong na siya. Sa halip na umatras, walang pinakamainam kundi ang panindigan na ang nasimulan. Anton, her voice cracked. Ikaw ang ama ng anak ko. Wika niya. Ayos ka lang ba, Isabel? Hindi niya alam kung paano niya. Usyak ang nasa tunan ni Anton. Pagkaraan na tila kay habang sandali, ay nakuha nitong tumugon sa sinabi niya. Imposible iyon, sabi pa nito. Naalanganing matawa. Hindi makakabuo ng sanggol ang halik, gaano man iyong katagal o kainit. Napabuntong hininga si Isabel. Hindi ako nasisirain ng bait, Anton. Kung iyon ang iniisip mo. Saka hindi nasanggol si Lexi. She's 4 years old now. Napailing si Anton, kasabay ng paghaplos ng sariling palad sa mukha. Nang tingnan siya uli, ay nasa mga mata ang pinipigil na tawa. Lalo ng imposible. Bigkas nito. She made a deep breath. Hindi ako nagsisinungaling. Bahagyang tumaas ang tinig niya. Naroroon ang pagnanais na mapatunayan niya ang sinasabi at mapaniwalaan ng kaharap. Ang tila nakuha naman ni Anton ang mensaheng iyon. Napuno ng kaseryosuhan ang anyo nito. Ano ang gusto mong palabasin? Naisip kong tapusin na ang paglilihim ko. Kung tama man iyon o mali, ang alam ko lang ngayon ay ito na ang oras para ipaalam ko sa iyo ang totoo. Nang lumapit na sa kanya si Anton ay parang gustong mag-urong ng kanyang laman. There was danger, subalit higit na nakakatakot ang ibinabadya ng mga mata nito. Look, Isabel, I want you. I'm very much attracted to you. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi ako nag-iisip na matino. Kung hilig mo mag-fabricate ng istorya, sana ibang plot na lang ang iniisip mo. Something realistic and believable, you know? Puno ng sarkasmo ang tinig nito. Parang naluluniya ang dila. Gusto niyang sumigaw dito, pero tila naman nauubos ang kanyang tinig. This is disgusting. Mahinang ngunit mariingwi ka ni Anton. Look, Isabel, kung kailangan mo lang manghiram ng pera, bakit hindi mo nalang sabihin? Madali naman kitang pahihiramin. Pero pwede ba, tigilan natin ang ganitong klase ng kalokohan. Kahit na siguro, lumagpas na tayo sa halik at yakap, imposible pa rin ang sinasabi mo. Puno ng inis ang boses ni Anton. Anton, walang kinalaman ang pera dito, depensa ni Isabel. I decided to tell you because I realized you had the right to know, she added softly. Oh please, nang uuyam na bulong ni Anton. I was wrong, muling dugtong ni Isabel. Nabasag na ang tinig. Ngayon niya nais magsisi na binuksan pa niya ang paksang iyon.
baka sa bawat sulyap sa kanya ni Anton ang hindi nito paniniwala sa kanya. Why was she fooled to believe na mapapaniwala niya si Anton? It was just one reckless night. So reckless na mismong ang lalaking kasama niya ay hindi iyon nagawang matandaan. You are indeed wrong. He made a short harsh laugh. Listen, I'm sorry about your father. Akala ko iyon lang ang bigat sa dibdib mo. Kung may anak ka nga, well, I'm also sorry. Pero hindi ko naman siguro kasalanan na nangyari iyon sa iyo. Why don't you talk to the real father? But please, don't use me. Sana inaisip mong hindi na ako basta-basta mapapaniwala. At kahit nabaliktarin mo ngayon ang mundo, hindi pa rin ako naniniwala. Puno ng conviction ang wika nito. Kinontrol ni Isabel ang sariling emosyon. Hindi nga siguro kita mapapaniwala. Aniyang pilit na pinatatag ang tinig. Pero walang makakapagpabago. Nadugo mo pa rin ang nananalaytay sa ugat ng anak ko. Tigilan na natin ito. Napipikong wika ni Anton. Mahirap mapilit ang ayaw. Tila suko na rin sabi niya. But more than blood test, there's DNA technology na magpapatunay ng totoo. Hindi kita hinahamon, Anton. Pero kung sakali lang kulitin ka ng kuryosidad mo, I will cooperate. O kaya naman, kung naniniwala ka sa lukso ng dugo, nasa bahay lang ang anak ko, baka sa isang tingin mo lang, ikaw na ang makakapagsabi kung dapat ka ngang maniwala o hindi. Pumihit na siya at nagsimulang humakbang. Napangiti siya na mapakla nang makita ang main door na nanatili palang nakabukas. Para bang inilaan iyon para sa pag-alis niya. Saan ka pupunta? Bruskong habol sa kanya ni Anton. Uuwi, sagot naman niya. Hindi ba't ikaw na ang nagsabing tigilan na ang usapang ito? Para ano pat mananatili ako rito? Maglalakad ka? Matigas pa rin ang tinig nito. Parang gusto niyang bumunghalit ng tawa. Hindi. May maghahatid sa aking eroplano. At sinabayan niya ng talikod. Napasinghap siya ng padaskol na abutin ni Anton ang siko niya. Paano ka ba paniniwala ng ibang tao kung ganyan ka? Kunot ang noong sabi nito. Kinakausap ka ng matino kung ano-ano ang isinasagot mo. Ganoon din naman hindi ba? Pumiksi siya. Alam ko namang mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero hindi naman ako naluloka para sabihin iyon kung hindi rin lang naman totoo. Gusto mo na talagang umuwi? Sa hindi inaasahan ay lumambot ang tinig nito. Wala nang dahilan para magtagal ako rito, sagot ni Isabel. Look, Isabel, bumalik ang kamay nito sa kanya, subalit sa halap na dumiin iyon, ay banayad na humaplos. Her breath coat, minsan pa ay nadama na naman niya ang malakas na epekto ng haplos nito sa kanya. Siguro sobra ang pag-alala mo sa kalagay ng iyong papa. Why don't we just sit, mag-usap tayo? Mayroon namang ibang paksa na maaaring pag-usapan, hindi ba? Mas gusto ko pang umuwi na lang, aniya at tumalikod na. Ihahatid kita. Nakuhang sumabay ni Anton sa mabilis na paghakbang niya. His voice was firm at naiisip niyang huwag na lang kumontra dito. Daig pa niya ang bumiyahe mula Baguio hanggang Maynila na walang kausap. Tila kay haba ng paglalakbay nilang iyon. Kapo walang umiimik. Kung ano ang nasa isip ng isa ay tanging ito lamang ang nakakaalam. Ni hindi nagtanong si Anton kung saan ba siya ay hahatid. Diretso nitong tinugma ang daan patungo sa itiri. At nang naroroon na, ay hindi na nito dinala ang sasakyan sa parking lot. Inihimpi lamang niya iyon sa tabi. Dumukwang ito upang abutin ang lock sa gawin niya at bahagyang nasagi nito ang kanyang dibdib. Kung sinadya man nito o hindi, ay iisa lang ang nagiging epekto sa kanya. Ramdam niya ang pagkabuhay ng init sa kanyang katawan. Hindi nakatulong ang kanilang sitwasyon upang hindi mabuhay ang isang pakiramdam sa kanya. Their eyes met and held, ngunit tila isang kisap mata lang ang itinagal niyon. Halos sabay din silang nagbawi ng tingin. Salamat, aniyang hindi halos lumabas sa lalamunan ang tinig. Mabilis na siyang bumaba, nang itulak niya pasara ang pinto, ay diretso na siyang lumakad. Kahit na nararamdaman niya sa likuran niya ang nakasunod na tingin ni Anton, hindi niya ginawang lingunin pa ito. Hindi na siya nagpakita kay Eva na siyang nakatao sa itiri. Nang imaniobra ni Anton ang pick-up, ay pumihit na din siya sa direksyon pa uwi. Nagkausap na kayo? Tanong agad sa kanya ng kanyang kuya Julian na nakaabang sa kanya.
Alam nito na may lakad sana sila ni Anton. At bagaman hindi na siya nito pinaalalahanan tungkol sa bagay na iyon, alam naman niyang inaasahan nitong iyon din ang pag-uusapan nila ni Anton. Tango ang itinugon niya doon. Si Lexi, nasa kwarto ninyo, ano na ang nangyari? Tanong pa uli nito. Binagalan lang niya ang paglakad. Para ngayon lang niya naramdaman ang pagod upang pag-usapan pa iyon. Sinabi ko na, nasa kanya na iyon kung maniniwala siya. Gusto ko munang magpahinga kuya. Nauunawaan naman ito ang nais niya, kaya hinayaan na lamang siya. Mami, bati sa kanya ni Lexi nang makita siya. Nakakalat ang laruan nito sa kama. Hinalikan niya ito. Bakit hindi ka pa natutulog? Sanay si Lexi na umidlip sa tanghali. Hinawa niya ang mga laruan at inihiga ito. Let's sleep. Yumakap naman sa kanya si Lexi nang isiksik pa nito ang murang katawan at pumikit na rin. I love you, Mommy. I love you too, baby. Ganti niya. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Hinagod niya ang anak. Sa pagkakataong iyon, ay tila nais niyang ibuka sa anak ang lahat ng nararamdaman niya. But she reminded herself, Lexi was too young. Sa halip na maintindihan siya nito, baka lalo lang maguluhan ang kanyang anak. Mayat maya ang pagtapak ng mariin ni Anton sa accelerator ng sasakyan. Halos hindi na niya makita ang nilagpasang kalsada sa alimbukay ng alikabok na siya rin naman ang dahilan. Kung maaari lang siguro na paliparin niya ang minamaneho, ay baka kanina pa niya ginawa. Doon niya ibinuhos ang kalituhan sa nangyari sa kanya. Bumalik siya sa rancho, pero sa halip na ibalik sa garahe ang sasakyan, pinasibad pa niya iyon patungo sa dulong bahagi ng malawak na bakuran. Bagay na bihira niyang gawin, hindi sasakyan ang karaniwang ginagamit niya para maglibot sa rancho. Trabaho iyon ng kanyang kabayo, pero hindi rin naman karaniwan ang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi naman araw-araw ay may babaeng magsasabi sa kanya na may anak siya dito. In fact, this was the very first time it happened in his life. Para siyang kinakalog sa duhat sa loob ng sasakyan, magaspang ang kalsada at makabubuting bagalan niya ang pagpapatakbo, subalit wala siyang pakialam. Kung masira man ang pick-up, saka na niya iyon iintindihin. Inihinto niya iyon sa malabay na puno sa duluhan. Iyon ang paborito niyang lugar. Kahit kailan na iritado siya at nangangailangan ng katahimikan, doon siya nagpupunta. Bumaba siya at naupo sa nakausling ugat ng puno. Matindi ang sikat ng araw, subalit halos hindi siya naaapektuhan. Malilim doon at malimig din ang simoy ng hangin. Sa ilang sandali pa lang ng pagkakaupo niya roon, ay nakadama na siya ng kaginhawahan. Subalit sa pisika lamang iyon, ang isip niya ay tina hinahalo pa rin. Kung saan niya sisimula mag-isip, ay naguguluhan pa siya. Parang nag-uunahan ang mga bawat bagay na bigyan niya ng atensyon. Pero gaya ng agos ay iisa naman ang tungo sa daloy niyon, si Isabel. Hindi niya matukoy kung ano ang higit niyang nararamdaman ngayon para kay Isabel. Gusto niyang madismaya, pero marahil ay talagang malakas ang atraksyon nito sa kanya. Kahit na iniisip niyang isang malaking kalokohan lang ang sinasabi nito, naroroon pa rin sa dibdib niya ang atraksyon para sa babae. Lumalim ang gatla sa kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit kailangan ni Isabel na gumawa ng ganoong klaseng kwento. It was absurd at tanga lang ang magpapaniwala dito. Well, he isn't Einstein, pero hindi rin naman niya maika-classify sa sarili ang tanga. Sumandal siya at pumikit. Mukha pa rin ni Isabel ang malinaw sa balintataw niya. Despite that ridiculous arguments, he had the strong feelings that he wanted to see her again. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa susunod na magkita sila. Sari-sari ang eksenang nabubuo sa isip niya hanggang sa tila ipaghili siya ng hanging hamihan ay iyon pa rin ang nasa isip niya. He was startled awake. Parang nagtaka pa siya nang makita ang paligid. Kalat na kalat ang liwanag. Ilang sandali pa bago niya natanto ang kinalalagyan. Naidlip siya sa lilim ng puno. Pumikit siya uli na wari ay mayroong nais balikan. Hindi niya alam, kahit sa maikling pagkakatulog, ay nagagawang sumingit sa isip niya ng panaginip na iyon. And this time, tila ba totoong totoo?
at lubhang nakakaintriga ngayon sa kanya ang bawat detalye ng panaginip na iyon. Sarado ang kanyang mga mata, pero parang tunay niyang nakikita ang nagaganap. Tila totoong totoo ang lahat. His eyes snap open at sa kawalan ay tinatanong niya kung panaginip nga lang ba iyon o totoong nangyari. But it was ended true. Isa lang ang nakakatiyak siya. Hindi si Karen ang kasama niya ng gabing iyon. Kung hindi si Karen at ibang babae, sino siya? Parang lalo siyang naguguluhan. Bakit hindi lumitaw ang babaeng iyon pagkatapos? Kagaya kaya niya, nasa ilalim rin ng espiritu ng alak ang babae at nang mahimasmasan ay pagkapahiya ang naramdaman. Hinayaan niya magpatuloy ang panaginip at bigla ay tila noon lamang nagkaroon ng linaw ang mga bahagi ng dati ay malabo sa balintataw niya. Those brown eyes na minsan ay pagtatagpo ay nabasa niya ang rehistro na magkahalong hapdi at pagkapukaw. And as of kissing her again, nadama niya mismo ang mga labi, ang mga pamilyar na lambot ng labi nito. Tila kailan lang ay natikman niya ang mga labing iyon. Si Isabel. Mabilis ang napailing at mapaklang ngumiti. He must be very confused. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya si Isabel. Gayong pilit niyang binubuo sa isip ang anyo ng babaeng iyon. Hindi nasanggol si Lexi. She's 4 years old. Sumasabay pa sa paglalakbay ng diwa niya ang pagkaalala sa tinurang iyon ni Isabel. His dream started about 5 years ago. May connection ba iyon? Naidiin niya ang dalawang daliri sa pagitan ng mga mata. Hindi niya masabi kung panaginip iyon o talagang nangyari. He believed it really happened to him with Karen. Pero pagkatapos ng gabi ng kanilang kasal, ipinagpalagay niyang isa lamang iyong panaginip. Pero minsan pa, ikinonsindira niya ang posible na natutuong naganap iyon. Only he had been with another woman. At paano kung ang ibang babae ay naging si Isabel? Mariing tanong ng kanyang isip. Nang inihinto ni Anton ang pick-up sa tapat ng bahay ni na Isabel, ay kaagad niya napansin ang batang nagduduyan sa tagiliran ng bahay. Mag-isa lang iyon, pero tila kontento. Pagbaba niya sa pick-up, ay nakita rin siya nito. Iniwan nito ang duyan, subalit hindi rin ganap na lumapit sa kanya. Parang may bumundol sa dibdib niya, nang ganap na matitigan ang bata. She was pretty. Ang buhok nito ay katulad na katulad kay Isabel, subalit ang mukha, higit lalo ang mga mata, ay walang pinag-iba sa mga matang nakikita niya sa tuwing haharap siya sa salamin. May kung anong magdidikta sa kanya na hindi lamang isang pagkakataon ang malaking pagkakahawig nila ng bata. Ikaw si Lexi, tila may bikig sa lalamunan ni Anton nang magsalita. Nakatingin lang ito sa kanya at pagkuway ay mabilis na tumalikod. Nagtatakbo ito papasok sa bahay. Nanatili naman siya sa kinatatayuan para bang nakalimutan niyang gumalaw. Tila nga pumalya rin ang tibok ng kanyang puso. Iisa lang naman ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Mayroon siyang anak na babae. The truth of the situation crushed over him. Nasundan niya ng tingin ang pintong pinasukan ni Lexi. Para bang nais niyang takbuhin iyon at sugurin ng yakap ang anak. Subalit tila siya na estatwa na lamang doon. Mami, gising sa kanya ni Lexi. May lalaki sa labas. Bakit alam niya ang name ko? Parang may humila sa kanya at mabilis na bumangon. Lalaki? Paos ang tinig na wika ni Isabel. Sunod-sunod na tango ang isinagot sa kanya ng anak. Napatitig siya kay Lexi. Parang sasabog ang dibdib niya sa lakas ng pagkabog niyon. Malakas ang bulong niyon sa kanya na walang ibang kaharap si Lexi maliban sa mismong ama nito. Dito ka muna ha, aniya sa anak at tumindig na. Sino iyon mami? Napilitan siyang ngumiti sa anak kahit na tensyon ang pakiramdam niya. Malalaman ko pa lang kapag nakita ko siya. Stay here baby. Nakita niya si Anton na naghihintay sa tarangkahan. Wala naman silang bakod,
kaya kung nanaisin man itong pumasok ay malaya iyong magagawa. Lumabas siya sa bahay subalit hindi lumapit dito. Ni hindi rin niya naanyayahan itong pumasok. "Isabel," he called softly. "I saw her." Nahigit niya ang isang paghinga. "May napatunayan ka ba?" Mababa ang tinig niya. Subalit hindi maitatatwa roon ang pagiging alarmado niya bilang isang ina. "Ano ang sinabi mo sa kanya tungkol sa akin?" Nanghas na itong humakbang papalapit. "Wala. Wala." Hindi makapaniwalang ulit nito. "Wala kang sinasabi sa kanya tungkol sa kanyang ama?" Tiningnan niya ito ng diretso. "Sa salita mong iyan, naniniwala ka na bang anak mo siya?" Marahas itong huminga. "I have an ideal. How or should I say when it happened? Siguro ay tayong dalawa lang ang mag-uusap tungkol doon." He smiled faintly. "Pero si Lexi, siya ang malinaw na ebidensya na nangyari." She groaned softly. Hindi siya mag-aatubiling ipaalala iyon kay Anton ang gabing iyon, kung ang katumbas naman iyon ay ang pagkilala nito sa anak nila. "Hindi ba siya nagtatanong?" Napalunok siya. "Nagtatanong din, paminsan-minsan," bantulot na dugtong niya. "At ano ang sinasabi mo?" Ang tanong ni Anton. Nasa malayo ang daddy niya. Madali lang sa kanya natanggapin ang katwirang iyon. Sa paligid niya, hindi lang siya ang bata na lumaking hindi kapiling ang ama. Hindi niya nakikita ang pagkukulang kung hindi man magkasama ang parehong magulang. Sa ngayon, siguro nga. Pero darating din ang araw na magtatanong uli sa iyo si Lexi. "Isabel, gusto kong makilala ako ng anak ko bilang ama niya." Napakurap siya dito. May ilang sandali na bumadha roon ang pagtutol. Ngunit pagkuway, isang tango ang ginawa niya. "I'd like to see her again." Mas may mabigat ang pag-uutos doon kaysa sa hiling. Walang kibo na bumalik siya sa kwarto. Hindi niya mawari ang nararamdaman. May mga pagkakataong pinangarap niya ang eksenang magkakaharap ang kanyang mag-ama. Pero hindi pa rin niya maintindihan ang sarili. Hindi niya alam ang takot na nasa dibdib niya ng mga sandaling iyon. "Alam niya," sabik si Lexi sa isang ama. "Madali lang para dito natanggapin ang lalaking ipapakilala niya bilang ama nito." And she was threatened. Bigla ay nawala siya ng kumpiyansa sa sarili. Paano kung makalimutan na siya ni Lexi sa oras na makaharap nito ang ama? Dinatnan niyang nakapamintana si Lexi. Nakatingin ito sa labas na tila ba kailalim ng iniisip nito. Malungkot siya na pangiti. Kapag nakikita niya si Lexi na ganoon, tila higit itong matanda kaysa sa tunay na edad nito. Mature kong mag-isip. "Lexi," banayad na tawag niya at naupo sa gilid ng kama. Lumapit ito at tumabi ng upo sa kanya. Hinagod niya ang buhok nito. Anyong magsasalita na siya nang mapatikom uli ang bibig? She felt a lump in her throat at may nagbabantaring luha sa kanyang mga mata. "Mami," tiningala siya nito. "Baby, di ba tinatanong mo sa akin si daddy?" Nagliwanag ang mga mata nito at sunod-sunod na tumango. "Makikita ko na ba si daddy?" Hindi maikakaila ang kasabikan nito sa tinig. Tumango siya. "Promise me baby, love mo pa rin si mami kahit nandiyan na ang daddy please." She knew it was selfishness on her part, pero sa mga sandaling iyon ay talagang ikinatatakot niyang mabaling ng husto ang atensyon ni Lexi sa ama at wala nang matira para sa kanya. "Siyempre naman po, mami. Pareho ko po kayong love ni daddy. Nasaan siya?" Niyakap niya ang anak. "Halika." Hindi niya kayang ipaliwanag ang emosyong nakikita sa mga mata ni Anton habang nakatunghay ito sa paglapit nila. Iisa lang ang alam niya. Kasali roon ang kasabikan na mayakap ang anak. Nasa harap niya si Lexi at hawak ito sa magkabilang balikat. May ilang sandali na nagpipigil lamang siya na dumiin ang pisil doon. Hindi maintindihan ni Lexi ang iba't ibang damdamin niya sa pagkakataong iyon. Minsan pa ay nagtagpo ang mga mata nila ni Anton. Hindi na nila kailangan ng kahit na anong salita. Nang magbawi ang kanilang mga tingin,
automatiko nang bumaling iyon sa bata. "Lexi," Anton said, full of emotion. Marahil ang nagpapabigat kung kaya't bahagya lamang na naingat nito ang kamay. "Ako ang daddy mo." "Daddy?" tuwang sabi ni Lexi. Ito na mismo ang lumapit sa ama at yumakap. Kaagad namang yumukod ng upo si Anton nang maikulong nito sa dibdib ang anak ay hindi nito ginawang itago ang luhang dumausdo sa pisngi. Tila naman puputok ang dibdib ni Isabel sa nakikita. It was a bittersweet moment for her. Walang dapat pagdudahan sa rekognisyon ni Anton sa bata at naghahalo ang kaligayahan at pangamba sa dibdib niya. Sinapo ni Anton na magkabilang palad ang mga pisngi ni Lexi. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata nito habang masuyong pinagmamasdan ang anak. Hinawakan siya nito ng malalim. "We should get married." Seryosong wika sa kanya ni Anton. Hanggang sa oras ng pagtulog ni Lexi ay nanatili roon si Anton. Ito na ang nag-imbita sa sarili para mamalagi roon. Naglambing pa si Lexi na ang ama ang magpapatulog rito. Wala namang nagtatanong sa mga kasambahay niya. Marahil ay nahuhulaan na rin ang mga ito kung ano ang nangyayari. Si Julian ay civil lang na bumati kay Anton. Nandatnan ito roon. Pagkatapos ay hinayaan nang maubos ang atensyon nito kay Lexi. Kahit si Isabel ay nakamasid lamang, alam niya kulang na kulang ang mga oras na iyon para mabawi ang mga taong nawala. At bagamat napupuno ng kaligayahan ang dibdib niya sa nakikitang kasiyahan ni Lexi, hindi pa rin nawawala ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi, hanggang doon lamang ang lahat. At heto nga, Anton was proposing marriage. "Isabel," antag sa kanya nito, "pakinggan mo ako." Tumango siya. "Sigurado ka ba?" He muttered something under his breath. "My God, Isabel, kung noon mo pa ito sinabi, hindi mangyayaring sikarin ang pinakasalan ko. Kahit kailan, hindi nabuo sa isip kong magkakaanak ako ng bastardo. Kung lumapit ako sa iyo noon at sinabi ko ang kalagayan ko, maniniwala ka ba? Bakit hindi mo sinubukan?" Ganti nitong tanong. Nagsukat ang kanilang mga mata at sabay ding naumid. "Hindi ganoon iyong kadali, Anton." Mahinang sabi niya maya-maya. "Mahirap paniwalaan na posible iyong mangyari. Pero nangyari nga sa atin. Pauwi na ako noon. Nakita ko kayo ni Karen. Kung ano ang pinag-aawayan ninyo, hindi ko alam. Ang alam ko lang, nang bumaba si Karen ay lumapit ako sa iyo. I don't know why. Pero ilang panahon ding pinagsisihan ko ang kapangasan kong iyon." "Isabel," tawag nito sa kanyang pangalan. "Siguro, dapat ko na ring aminin." Lunok niya. "It was the wildest adventures of my life. At ng mga sandaling iyon, kinalimutan ko ang lahat. You gave me pleasure. I didn't imagine I could feel. Pero alam mo ba kung ano ang naging kapalit noon?" "Si Lexi," sambit nito. Malungkot siya na pangiti. "I didn't know her existence yet. Anton, si Karen ang tinatawag mo ng mga sandaling iyon." Walang salitang makakatumba sa sakit na nararamdaman ko noon. Pait ang pumuno sa tinig niya. "Sa palagay mo, kung lumapit ako sa iyo noon, hindi kaya pinagtatawanan mo lang ako? All these years, iyon din naman ang alam mo, hindi ba? Na si Karen ang kasama mo ng gabing iyon." Marahas itong napahinga. "Tama ka. Hindi natin kailangan magsisihan. Maybe this is really the right time. At kung hindi pa siguro nagkataong naging magkamukha kayo ni Lexi, baka hanggang ngayon ay matibay na matibay pa rin sa paniniwala mong nag-iilusyon lang ako." Tinitigan siya ni Anton. "Paano kung nagkataong magkasama pa rin kami ni Karen ngayon, habang buhay mong ililihim sa akin ang tungkol sa anak ko?" "Hindi ko alam," sagot ni Isabel. Napamura si Anton. "Anton, hanggang sa umuwi kami rito, hindi ko naisip na sasabihin ko sa iyo ang totoo." "Alright, hindi na matatapos ang usapang iyan," pakli nito. "Let's cut it. Now, let's get married. At sa pinakamabilis na panahon, ay dapat ding maayos ang pangalan ng anak ko.
kailang ba natin gawin iyon? Naipakilala na kita sa anak ko. Mahinang saad ni Isabel. Ayaw mo? Anitong halos maningkit ang mga mata. Dingchus, magpapakasal ka sa akin o kukunin ko sa iyo ang anak ko. Mariing wika ni Anton. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Hilakbot na wika ni Isabel. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. Ano naman ang malay mo? Nalaglag ang mga balikat ni Isabel sa naging sabi ni Anton. Nagpakasal sila ng sumunod na araw. Si Julian na rin ang nagtulak sa kanilang gawin iyon sa kabila ng pag-aalinlangan niya. Iniisip niyang kailangan pa niyang kausapin ang mga magulang. Pero tila hindi na makakapaghintay si Anton. He probably used his connection at kinabukasan ay may dala na itong marriage license at ipinirensenta sa kanya. Tanging sina Kuya Julian at Ate Clarice ang sumaksi sa maikling seremonyang idinaos sa mayor. Tila nga mas matagal pa ang pagperma nila sa papeles. Wala siyang madamang espesyal sa okasyong iyon. Ang alam niya ay tensyon na tensyon siya. She couldn't imagine what would happen next at hindi siya mapakali na basta nalang maghintay na lamang ng susunod na mangyayari. Si Lexi ay hindi maitatawang sabik sa ama. Maya't maya ay nakahawa kundi naman nakakandong ito. Hindi niya alam kung posibleng nakapag-establish ng banding sa pagitan ng mag-ama sa gayong kabilis na panahon. Pero iyon ang mismo nakikita niya. Nagpaluto ako ng espesyal sa kanyang Ate Eva. Siguro ay sa bahay muna tayo tumuloy. Tiyak na naihanda na ni Aling Maming ang mesa. Wika ng Kuya Julian niya. Matapos kamayan ng mayor ang mga bagong kasal. Mayor, sumama ka na rin. Salamat na lang. May meeting pa ako sa kapitelyo. Sagot naman ito. Tamang-tama. Para maiayos na rin ni Isabel ang mga gamit nila. Pagkatapos, ayaw naman ni Anton. Kaagad na lumipad ang tingin ni Isabel kay Anton. Sa rancho na kayo titira, sabi uli ni Anton. Alam nga naman pagkatapos nito ay umuwi ako sa rancho at uuwi ka rin sa inyo. Ginawa nitong papiro ang salitang iyon. Ako na lang ang mag-iimpake ng mga gamit nila, sabad ni Clarice. Iyang mga ganyang bagong kasal, usually, ay mayroong ibang iniisip na gawin. Tukso pa nito. Nagkatawanan ang mga naroroon. Napilitan si Isabel na ngumiti man lang kahit na parang lalo siyang natensyon sa narinig. Eh, litara na, ani ni Anton, na tila automatiko na ginawang pag-akbay sa kanya. Makapagsalo-salo ng tanghalian at nang makarami na rin ako ng iniisip kong gagawin. Lalo pang nagkatawanan. Isang magandang balita ang sumalubong sa kanila nang makauwi sila. Nakatanggap ng tawag ang kanyang Ate Eva buhat sa ospital. Tagumpay ang operasyon at kailangan na lang ng kanyang papa ay magpahinga upang makarecover ng husto. Tila naging rason pa iyon upang maging doble ang selebrasyon. At dahil alam marahil na malaking gaan sa dibdib ang dulot ng balitang iyon, pinangunahan na rin ni Eva na ipalita ang tungkol sa biglaan nilang kasal. Ikinagulat iyon ng kanyang mama na siyang kausap nito. Subalit bandang huli ay natuwa na rin naman. Magkasama tayo sa kwarto? Asiwang tanong ni Isabel. Kay Anton na malamang sa mismong silid nito dinala ang kanyang mga gamit. Ang kwartong katabi niyon ang siyang ibinigay kay Lexi. May connecting door pa iyon patungo sa mismong silid ni Anton. Alam nga namang ibang kwarto pa ang gagamitin mo. Amused na tugon nito sa kanya. Would this be a normal marriage for us? Mahinang tanong niya. Nilapitan siya ni Anton. Why not? Ganti nito sa kanya. Didn't I tell you? I want you. I still want you, Isabel. Lalo pa ngayon nakasal na tayo. Tumaas ang kamay nito at banayad na humaplos sa kanyang pisngi. Help me remember that night, sweetheart. He whispered sweetly. Napakurap siya dito. Pinilit pa kita? Masuyong tanong nito. His hand went down her spine at isang masarap na sensasyon ang iniwan nito doon. Marahan siyang umiling. I was shocked at natakot din siguro. But when you kissed me, I was lost, amin niya. He smiled at her at dinampian ng halik ang kanyang mga labi.
I have some memories of that evening. Pinaglakbay nito ang mga mata sa buong mukha niya. His gaze grew more intense nang magtagal iyon sa mismong mga mata niya. Was it your first time? Iniiwas niya ang tingin. Please, Anton, hindi akong komportable na pag-usapan iyon. Nahihiyang wika niya. Pero nandoon ako, Anito. Kung gayon, dapat mong malaman ang sagot. Kinabigsiya nito. Bahagya siyang lumayo at diretsyong tumingin dito. Ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Mahinang ungol niya. Sana hindi ko ginawang nasaktan ka. Hindi ba natural lang iyon? He made a short laugh. Nakakagaan sa kalooban ko na hindi mo sa akin ibinubunton ang lahat ng sisi. His lips feathered, her jawline, then blazed a trail of his tingling little kiss along the sensitive cord of her neck. Nakainom ka, sabi niya. Malamang sa sobrang lasing mo, hindi mo na maalala kung ano ang totoong nangyari. Gusto mo bang malaman kung ano ang naaalala ko? Tanong nitong, hindi man lang inabala ang sarili, naiangat ang mukha. I remember the softness of your skin. He made a gentle bite on her neck. I remember the way you quivered when I touched you. She made a shallow breath. Sa mga salitang iyon ni Anton, ay epektibong umuulit sa isip niya ang gabing iyon. Passion awake inside her. Nagtama ang kanilang mga tingin at para sa ilan nga ng mga sandaling iyon, nakatingin sila sa mata ng isa't isa. Nang umunat ng tayo si Anton at kabigin pa siya, napagtanto niyang hindi lang siya napukaw sa mga salitang iyon. Bumaba ang mukha nito sa kanya at siniil sila ng halik. All her senses were on overload. Prantikong gumalaw ang kanilang mga kamay at nagmamadaling hinubad ang isa't isa. Nakaramdam siya ng pananakit, ng pananabik sa buong katawan at mas malakas itong nararamdaman sa dugtungan ng kanyang mga hita. Kusa nang umakyat ang mga bisig niya para kumulong sa liig ni Anton. Hinilikan siya nito pabalik at gusto niyang pantayan ang apoy na ibinibigay nito sa kanya. Dinala siya nito sa naghihintay na kama. Isang mabining daing ang umalpas sa kanyang lalamunan nang maglandas ang mainit nitong palad sa kanyang katawan. She arched herself as if offering her twin buds of his mouth. Pumayag naman si Anton at napaungol siya muli. I want you so much, Isabel. Paos na anas nito. Hinaplos niya ang mukha nito. His chin was rugged from stubble, subalit kiliti ang naidudulot niyon sa manipis niyang palad. Her legs spread of their own accord nang kumilos si Anton sa ibabaw niya. She brought his mouth down to her breast, the instant thrust inside her. Bumaon ang kuko niya sa likod nito. Naramdaman niya ang pagbuhos nito ng malalim sa kanya. At sa isang maliit na sigaw, sumama siya sa kanya sa katangi-tanging pagpapalaya. Naalimpungatan si Isabel sa mariing paghalik ni Anton sa kanya. She gasps for air at iyon naman ang sinamantala ni Anton upang lalong pag-alabin ang halik at paglakbayin ang kamay nito sa kanya. At nang hawakan nito ang kaloob-looban ng hita niya na natili ito doon. Tila naging maramot ang hangin sa kanyang baga. Siyaman ay nanghas na dumama sa katawan nito at naramdaman din niya ang mabigat na paghinga ni Anton. Both sensed when the other had enough. They moved their body and almost an instant they became intimately joined together. Isabel, pangungulit niya. Tila nag-aapoy ang katawan niya sa naging halik sa kanya ni Anton. Tila ba masusunog siya sa nag-aapoy ng mga kamay nito na humahaplos sa katawan niya. Kinabigsiya nito na parabang ikinatatakot na bigla na lamang siyang lumayo. He was everywhere inside her. His movements rendered her mindless. She loved the way his body waged between her thighs. Isabel, sweetheart, Isabel. Paulit-ulit na sinambit nito ang pangalan niya. She let the sounds of it wash through her, healing the old wounds. Nang pangalan ni Karen ang lumabas sa mga labi nito ng gabing iyon. Nag-uumalpas ang isang bahagi ng katawan niya hanggang sa hindi na niya ito napigilan at pumuno sa kanyang kaibuturan.
at minsan pa ay narinig niya sa mga labi ni Anton ang kanyang pangalan. Magkayakap pa rin sila hanggang sa ipahiga ang katawan. "I love you," piping sambit niya nang isiksik ang mukha sa dibdib nito. She wanted to say the words aloud, subalit nagdalang hiya siya, bagaman alam niyang hindi aware doon si Anton. Automatikong kumapa ang kamay ni Isabel nang magising. Their lovemaking was so powerful para agad na manalis ng tulog ang alaala na iyon. Napabilis ang pagdilat niya ng bakante ang tinapuan ng kamay. She felt empty. Nang matiyak na wala na sa tabi niya si Anton, bumangon na siya. Tinungo niya ang connecting door sa isiping nasa kabila si Anton. Medyo tanghali na kaysa karaniwang gising niya. Malamang ay nakikipaglaro na ito kay Lexi. Pero mag-isa lamang si Lexi na nakita niyang nahihimbing pa rin. Gusto niyang ikibit na lamang ang balikat. Sanay si Anton na maagang gumising para sa gawain ito. Wala siyang dapat na ipag-alala. Pero hindi niya maunawaan ang kakaibang kabang kumapang sa kanyang dibdib. Saglit siyang sa banyo at inayos ang sarili. Mabuti pang puntahan na lamang niya si Nana at tulungan itong maghanda ng pagkain. Pababa na siya sa hagdanan nang mapatda siya. "Gusto kitang sorpresahin, kaya hindi ko ipinalam sa iyong dumating na ako mula sa Australia," tinignan isang babae. "I missed you, Anton." "Well, you surprised me," sagot naman ni Anton. Maingat ang mga hakbang na bumaba si Isabel. Tila ba nangangamba siyang makagambala sa pag-uusap ng dalawa. Nasa terrace ang dalawa. Natatanaw niya. Subalit ang babae lamang ang nasa full view. Si Anton ay nakaupo sa silyang bakal at nagkakape. Nakatagilid ito buhat sa kanya. Hindi naman siya napansin ng mga ito hanggang sa makababa siya. Lumapit pa siya at noon lamang niya nakilala ang babae, si Karen. Napahinga siya. Hindi niya alam kung bakit. Tila lalong lumakas ang kabang nararamdaman niya. Wala sa loob na nagkubli siya sa isang panel ng sliding door. "Kumusta ka na, Anton?" tanong ni Karen at tumakbang patungo sa likuran niya. Lumiit ang bukas ng mga mata ni Isabel nang makita ang pagdantay ng mga palad nito sa balikat ng asawa niya. "That's it," tilin ang isip niya. Asawa niya si Anton at may karapatan siya kung magselos man siya sa eksenang nakikita ngayon. "Masarap ang buhay sa Australia," wika pa nito. "Marami ako mga kaibigan doon. Saka kung saan-saang party ako naiimbitahan. Parang walang problema, kaya lang madalas ikaw pa rin ang naiisip ko, Anton. Tama bang pinaanal natin ang kasal natin?" tanong ni Karen. "Ikaw ang may gustong ipawalang bisa ang kasal natin," malamig na tugo ni Anton. Pero para sa pandinig ni Isabel ay pangamba ang naidulot sa dibdib niya ng sagot na iyon. Kaagad na may nabuong kumpresyon sa isip niya dahil hindi niya kayang basahin sa tinig ni Anton kung may pagsisisi ito. "I guess, immature pa ako kaya noon," bahaw na sabi ni Karen. Yumuko ito at ipinatong ang baba sa ulo ni Anton. Ang kamay nitong nakadantay lamang sa balikat ni Anton, kanina ay dumausdos upang mayakap na ang lalaki. Naikuyom ni Isabel ang mga palad, subalit hindi niya magawang magpakita sa dalawa. "Anton, nagkamali ako nang tinapos ko ang ating kasal. Akala ko ay iyon ang makakabuti noon. Akala ko iyon ang pinakatamang gawin. Siguro dahil bata pa tayo, ay natanim na sa isip kong tayo ang magkakatuluyan. And when it happened, para naman ako nagrebelde. I want out, pero na-realize ko ding nitong huli, that's I still love you." Daig pa ni Isabel ang niyugyog mula sa pagkakatulog. Hindi na siya nagdalawang isip pa at lumitaw buhat sa kinukublihan. "You're a day late, Karen," aniyang totoong ikinagulat ng dalawa. "Ikinasal na kami ni Anton kahapon." "Isabel," bigkas ni Anton sa pangalan niya. "Sino ka?" Shock naman na baling sa kanya ni Karen. Taas ang noon niyang lumapit kay Anton.
kulang na lang ay tabikin niya ang babae nang walang babalang kumandong sa asawa. Abot-abot ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung saan ang gagaling ang lakas ng loob para gawin iyon. Deep within her, she felt very much unsure. Hindi sapat na basihan ang kasal nila ni Anton para piliin siya nito. Kaya naman umiwas din siya na makasalubong ang tingin ni Anton. Alam niya, nagugulat din ito sa kilos niya. Iyon, at ang higit sa ipinag-aalala niya ay ang mabasa sa mga mata nito ang pagtuya sa kanya. Paano kung napabilis lamang ang desisyon nitong magpakasal sa kanya? At ngayon bumalik si Karen, ay natanto nitong ang babae pa rin ang talagang mahal. On the second thought, siya lamang naman ang nakakatiyak ng pag-ibig niya kay Anton. Kung ano ang tunay nitong damdamin para sa kanya, ito lang ang nakakaalam. She wiggled her button at tinaplos ang mukha ni Anton. Kapwa sila nagulat nang may maramdamang pagbabago sa katawan nito. Nang abutin nito ang kamay niya, ay daman niya ang halos pagbao ng mga daliri nito. "I'm Isabel Marie Lopez Cordova," may diin sa pagbanggit niya sa apelyido ni Anton. Binalingan niya ang asawa. "Please darling, let her know na wala na siyang babalikan." She was smiling sweetly, pero sa likod niyon ay ang pagsusumamong, iyon nga sana ang gawin ni Anton. "I love you, and you love me too, don't you?" Wala siyang balak na hintayin ang isasagot ni Anton kung hindi pabor sa kanya ang sagot nito. She would probably die right there and then. She did a brief kiss on his lips at tumindig na rin. Saglit lang niyang tinapunan ng tingin si Karen bago tuluyang iniwan ang mga ito. Parang hinalukay ang tiyan ni Isabel sa labis na tensyon. Bumalik siya sa kwarto matapos iwan sina Anton at Karen. Gusto niyang isiping walang mali sa ginawa niya. Dapat lang na maging protective siya sa kasal na nagtatali sa kanila ni Anton. At isa pa, nandiyan pa si Lexi na kailangan din niyang protektahan. Pero hindi pa rin siya mapakali. Ano ba ang laban niya kay Karen na sa pool ay pagkabata ay tila inilaan na kay Anton? They had been married at kahit na mapawalang bisa ang kasal ng mga ito, marami namang ibang paraan para magkabalikan ang mga ito. Pero kami ang kasal ngayon, katwiran niya sa sarili. Muntik na siya mapatalon sa gulat nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Napabuka ang kanyang mga labi, subalit wala naman salitang lumabas doon. Hindi niya inaasahan, agad silang magkakaharap nito. At tila kahit na anong tingin ang gawin niya, ay hindi niya makuhang basahin ang tunay na emosyon nito. "Umalis na si Karen?" nakuha pa niyang itanong. Pinukul siya nito ng tingin bago pabagsak na naupo sa dulo ng kama. "Sa ginawa mo pa namang iyon, bakit hindi magmamadaling umalis iyong tao?" paungol na sagot nito. Napipilan siya, hindi niya alam kung nagpipigil lamang ito ng galit. "Anton, may mali ba sa ginawa ko? Tama lang naman ang sinabi ko sa kanyang kasal na tayo, hindi ba?" aniya, habang hindi malaman kung pipilipitin ang laylayan ng suot niyang blouse. Kanina pa naglalaro doon ang mga daliri niya. Buhat na matensyon siya ay nagkalukot-lukot na ang mga iyon. Padaskol nitong ibinagsak ng higa ang katawan. Bumaling ang ulo nito sa gawin niya. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga tingin. Subalit siya rin naman ang naunang umiwas. "Wala namang mali sa sinabi mo." Malamig na wika nito. Napalunok siya. "Galit ka ba, Anton?" Puno ng alinlangang wika niya. "Come here," umul ni Anton. Muli ay lumipad ang tingin ni Isabel kay Anton. Umakbang siya pero nais din niyang umatras. His expression hinted nothing at lalo iyong nagdudulot ng alinlangan sa dibdib niya. "Sinabi mo ba talagang mahal mo ako?" tanong ni Anton. Tumango siya. Ngunit hindi tumitingin dito. Inabot siya ni Anton at hinila. Bumagsak siya sa mismong ibabaw nito. "Mukhang wala na akong kawala sa iyo," he said in a mused tone. "Anton," napabuntong hininga siya. Parang tinangay ng hangin ang tensyong pumupuno sa kanya kanina. All she could see was the laughter in his eyes, pero kagiyat ding nawala iyon. In a sudden passion filled his eyes. Masuyong dumako ang kamay nito sa kanyang liig
at kinabig siya pababa sa mukha nito. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, ibinuka na rin niya ang kanyang bibig para salubungin ito. Marahan na ipinasok nito ang kanyang dila na tila sabik na sabik na gumaluga doon. He claimed her. His kiss was too masterful. Minsan pa ay naranasan niya kung paano tila matunaw sa mga bisig nito. Bakit bigla ka nag-walk out? He teased. At tinamaan daliri ang mga labi niya. Bahagyang namamaga sa halik nito. Para siyang kinuryente. His touch sent delicious quivering down her spine. Hindi naman ako talaga kasala sa usapan ninyo. Mahinang sagot ni Isabel. Hinanap kita na magising ako. Nakita kong may bisita ka. She paused. Sorry kung hindi ako nakatiis at nakisali ako sa inyo. He made a low laugh. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin kanina? Dumako ang kamay nito sa magkabila niyang balakang. Marahan iyong idiniin sa mismong katawan nito. Her eyes widened. You're a tease, sweetheart. At iniwan mo na lang ako basta doon. Natatakot ako magkabalikan kayo ni Karen sa mismong harapan ko. Uwi ka ni Isabel. He kissed her again. Sabi mo nga, she's a day late. Kung hindi ka lang sana umalis agad, di sana ikaw mismo ang nakarinig ng isinagot ko sa kanya. Ano? I love you too, Isabel. Wika ni Anton. Totoo, singhap niya. Hindi niya kayang sukatin ang kaligayahang bumaha sa puso niya. She felt no room for doubt. Masyado siyang maligaya para sirain ang pagdududa, ang damdaming iyon. Totoo, seryosong sagot niya. At pagkuway ay ngumiti. I love you so much, Isabel. Paano nangyari iyon? Curious na tanong niya. Nag-echo sa buong silid nila ang tawa ni Anton. Stupid questions. Bakit ikaw? Mahal mo ako. I have these special feelings for you, Anton. Noon pa. Probably, I have loved you from afar. Sa palagay mo ba, madali ako magpapatangay sa nangyari noon kung wala akong damdamin sa'yo? Kunot noong tanong ni Isabel. Okay, I believe you. Ikaw, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong nagkamali lang ako magpakasal kay Karen? Listen, sweetheart, sa tagal ng relasyon namin ni Karen, hindi ko pa naisip na alukin siya ng kasal, maliban na lamang noong kinabukasang mangyari ang nangyari sa atin. That lovemaking was powerful. That convinced me that she was the woman meant for me. But on our wedding night, I found out she was not the woman I had that night. Noon ko naisip pa lamang ay isang panaglilimp lamang iyon. Then you came, you and Lexi, which proved hindi lamang isang panaginip ang gabing iyon. Iyon din ba ang dahilan kaya nabanggit mo sa akin minsan na nawalan ka ng interes kay Karen? Tanong ni Isabel. Bahagyang tango ang isinagot nito, kaya hindi ko gustong pag-usapan ang tungkol sa amin. I know I wouldn't be fair. At hindi naman niya kasalanan lahat. Ako lang talagang nakakaalam kung bakit. Iyon lang din ba ang dahilan kaya ninyo pinawalang bisa ang kasal ninyo? Tanong pa rin ni Isabel. Bakit parang interesadong interesado ka? Ganting tanong sa kanya ni Anton. We are now married to each other, Isabel. Till death do us part. Ngumiti si Isabel. Oo naman, kaya lang sa tuno kasi ni Karen. Para may guilt siya sa nangyari sa pagsasama ninyo. And I can exactly tell na nakikipagbalikan siya sa iyo. Oh women, taing naman ni Anton. Tama si Karen. Nang magpakasal kami, hindi pa siya talaga handa. Kahit kasal na kami, buhay dalaga pa rin siya. Nang sa pakiramdam niya ay napasubo lang kaming magpakasal. Kumausap siya ng abogado at ikinonsulta kung paano mapapawalang bisa iyon. His eyes lingered on her. Akala niya ay nakipag-cooperate akong mapaanal iyon para sa kanya. Wala siyang alam na pabor din naman sa akin iyon. During our marriage, I realized my love for her wasn't enough. That dream haunted me. Kahit na siya ang katabi ko, iyong babae sa panaginip ko ang inaasam ko. And I know, tama lang na maghiwalay na nga kami. It would be unfair for her na siya ang katabi ko, pero iba naman ang nasa isip ko. Hinaplos niya ang mukha nito. I never imagined we could be this way, Anton. She said softly. Ako man, akala ko'y hanggang panaginip na lang ang magagandang pangyayaring iyon. Their lips met again. Ramdam nila ang muling pagkapukaw
Subalit bago pa nila maisa katuparan iyon, ay kapwa sila napaigtad. Si Lexie. Walang babala itong dumamba sa kanila sa kama. Uy, si Daddy saka si Mommy, tukso nito. Pinagdikit-dikit nito ang limang daliri sa bawat kamay, saka pinagbundol iyon. Kiss, kiss. Nagkatinginan sila ni Anton bago siya pasimpleng umalis sa ibabaw nito. Lexie, tawag niya. Halika, paliliguan kita. Kinuha na niya ito at kinarga. Tumindik na rin si Anton. Umabol ito sa kanilang mag-ina at dinampian ng halik si Lexie. Sa komedor na ako maghihintay. Ipapahanda ko ang almusal. Wika ni Anton. Okay, tugon niya na hindi na ito nilingon. And Isabel, habol nito. Lumingon siya. Mamaya ha, higit pa sa tono nito. Ang kanyang mga mata ay nangako ng isang magandang panahon upang halikan siya. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Anhin na lamang niya na ngayon na ang mamaya na iyon. Sure, Anton, malambing na tugo niya. And they live happily ever after. Nakangiting pika ni Isabel sa mga anak na matamang nakikinig sa kanya habang nagkukwento siya ng isang fairy tale. So happy ending are real? Komento ni Lexie, panganay na anak nila ni Anton. Kahit 14 years old na ito, ay nakikinig pa rin ito kapag nagbabasa siya ng kwento sa mga nakakabatang kapatid. Wow, I love it, Mommy. Si Laura, ang pangalawa nilang anak ni Anton. Love, love, panggagaya naman ng 2-year-old na si Lucius. Tinaas pa nito ang kamay at yumakap kay Lexie. Nagkatawanan ang magkapatid. Isabel also chuckled and touched her big belly. Ang pang-apat na anak nila ni Anton ay paparating na rin. Manganganak na siya sa susunod na buwan para sa isang baby boy na pangangalanan nilang Lucian Lopez Cordova. Pwede talaga yun, Mami? Tanong pa ni Lexie na mukhang ayaw maniwala sa kwento niya. Bata pa lang iyong girl, gusto na niya ang boy. Then they grow up and ended up together? Of course, baby, sagot niya rito at saka hinaplos ang pisngi nito. Kasi iyong girl, sinunod niya lagi si God. She helped people, she understood every circumstances, she displayed kindness and spread love, and everything she does it for the name of the Lord. Marahan niyang pinisil ang ilong ng panganay na kamukhang kamukha ng asawa niya. So, nakangusap ang tanong nito. When you delight yourself in the Lord, He looks into your heart and gives the desire of your heart. Iyong girl sa story, ibinigay ni Lord sa kanya ang boy kasi faithful ang heart niya kay Papa God. Mami, mami, singit ni Laura. Dapat po pala we love Papa God so much and always pray and always go to church and always be kind para Papa God will grant our wish. Yes, baby, malambing na niyakap niya ang anak. In Papa God's time, He'll give you what you want and what you truly need. Lahat tayo ay magkaka-happily ever after. Basta laging kasama si Papa God. Yehey! Masayang wika ni Laura. Yay! Panggagaya rito ni Lucius. Then the two giggled again. Marahan na binuhat si Lucius at hinalikan ito sa pisngi. Hinalik-halikan niya ito. Hinilikan niya rin sa pisngi si Laura at Lexie na gumanti rin ang halik sa kanya. Nakipaglambingan pa siya sa mga anak na ang bibilis lumaki. Finish na tayo sa storytelling, so go back to your rooms na, a sleeping time na, then tomorrow, we'll go to church. Yumakap sa liig niya si Laura. Can we just sleep her, Mommy? Yes, Mommy, dito na lang kami matutulog, segunda ni Lexie. Tabi-tabi tayo nila, Daddy. Sasagot na sana siya, ngunit naunahan na siya ni Anton. Nakalalabas lang ng banyo. Sure, kids, we'll sleep all together. Yehey! Salamat, Daddy. Dumapit sa kama si Anton kung nasaan sila at kinuha nito sa kanya si Lucius. Sweetheart, hindi mo na dapat binubuhat si Lucius. Ang bigat-bigat pa naman nito. It's all right. Tumayo siya. Anton, ikaw na muna magpatulog sa mga bata. May aayusin lang ako sa kitchen. No problem, nakangiting sabi nito. At pagkatapos ay hinalikan siya nito sa noo. Bumalik ka kaagad ha, bawal kang mapagod at mapuyat. Opo, malambing na sabi niya. Tumapat ang mga labi nito sa tenga niya. I'm
planning a different kind of night tonight. But maybe, pwede naman bukas. After all, tomorrow's our 10th anniversary. Napangiti si Isabel at namula ang pisngi. Wow, 10 years. Isang dekada na sila ni Anton. Ngunit parang nasa honeymoon stage pa rin sila. 10 years with the 3 kids and another one on the way. Ngunit pakiramdam ni Isabel ay parang kahapon lang nang magpakasal sila ni Anton. Whenever they make love, it's still passionate, laughing and very sweet. Good night, sweetheart. Hinarap na ni Anton ang mga anak at napagkaguluhan ito ng mga bata. Bumaba na rin siya at saka nag-ayos lang ng kusina. After 30 minutes, umakyat na rin siya para makapagpahinga na rin. Pagpasok niya ng kwarto, napangiti siya na makitang magkakatabi ang mga anak niya at si Anton. Sa kama nila ay nakasiksik sa magkabilang side ni Anton, sina Lexie at Laura. While baby Lucius is peacefully sleeping over Anton's chest. Habang tinititigan ang mga ito, ay lihim siyang nagdasal sa Diyos para magpasalamat para sa napakaganda nilang pamilya ni Anton. Si Anton lang ang ipinagdasal niya, but God gave her more than she could ever pray for. Napahawak siya sa tiyan niya na masyado nang mabigat, at tatabi na rin siya sana sa mga ito nang may makita siyang maliit na card sa ibabaw ng bedside table. For Isabella Marie Lopez Cordova, the sweetest wife ever. Napangiti siya. Obviously, sinadyang iwan iyon ni Anton roon dahil hating gabi na, anniversary na nila. Agad niyang binasa ang message sa loob niyon. Pagkatapos ng isang dekada, nagpapasalamat ako sa iyo Isabel sa pagbabahagi mo ng iyong mga iniisip, ang iyong karunungan, ang iyong matamis na ngiti at ang iyong buong puso sa akin. Sabi nila, ang kagalakan na ibinabahagi ay isang kagalakan na ginhawa ay doble. At totoo nga, hindi maipaliwanag ng kaligayahang ang pumupuno sa puso ko simula nang ibahagi mo sa akin ang lahat. After 3 kids and another on its way, I'm still praying for more to come. Will choose to spend more and more decades with you, sweetheart. Salamat sa Diyos, ibinigay ka niya sa akin. Wala akong Lexie, Laura, Lucius at Lucian kung wala ka. Happy anniversary, mahal. Ikaw ang aking bahaghari pagkatapos ng ulan at ang aking anghel laban sa lahat ng sakit. Mahal kita. Niyakap ni Isabel ang card at pagkatapos ay maingat niyang hinalikan sa noo ang natutulog na asawa. Inayos niya ang higa at nakisiksik sa mga ito. Marami na silang napagdaanan ni Anton at lahat ng iyon ay pinaniniwalaan nilang laging may rason. Sa mga nakalipas rin na mga taon ay mas tumatag ang pananampalataya nila. In truth to his vows, God became the center of their family. Sa katunayan, kapag nalulugod ka sa Panginoon, hindi magiging imposible ang maligayang buhay. Patunay na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Hindi niya akalain na ipagkakaloob ito ng Diyos sa kanya na tila imposible na makapiling niya si Anton at nabiyayaan pa sila ng isang maayos na pamilya. Nangako silang dalawa ni Anton na iingatan nila ang kanilang pamilya.